Treat yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars, doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy-style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food and more under one lifestyle and live stream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel. Sabay, sapa. Sa inyong eh! Nasaan mo ba ako siya? Nasaan mo siya? Asan ba siya? Bakit nagalaw yung kama ko? Hindi ba ka din na siya makaingap eh? Ali, asan ka? Ali, ayan ka ba? Hoy, nandiyan na natin siya. Basta mo. Hoy! Ba't nandiyan ka? Ang galing naman! Kasi nag-relax ako eh. Nag-relax ka. Wow, nakaka-relax ka dyan? Tago-tagoan ng feelings. Ha? Tagot-tagot ng feelings? Ayun, parang tinamaan ka. Hindi, magaling talaga ako dun kasi hustler ako dun eh. Hindi kasi ako comfortable dito eh. Oo, grabe yung hustler. Grabe yung sweet. Kahit na yung sukasaan ka lang. May ganyan sila. Sweet. Kung gusto na pinagalit ang kaganda, furniture sa inyong mga bahay, fear for your bahay. And manage any of your social media accounts. Sa Facebook. Sa? IG. And sa? Twitter. Yeah. Philo? Ang arte niya naman, Beth. For the F? For the Philo. Ay, siyempre, pakilala tayo. Welcome dito sa Fairfax Network Channel. And I'm Terry. I'm Telly. And I'm RC. Ba naman mga naka-checker tayo lahat, ha? Hoy, nag-usap ba tayo ng dami? Hindi tayo nag-usap-usap, di ba? Hindi. Dahil natin ko dito, nakaganyan na kayo. For the gaya-gaya lang kayo. Ako ba makagaling sa lalim, eh? Hindi ko alam. Ako sa taas, ikaw ba sa kagaling? Sa ano? Sa po. So, sa puso ng bawat Pilipino. And then na nga guys, syempre nandito kami sa After Dark. Sa mga puyaters dyan, ikaw puyaters ka ba? Yes, hindi na ako natutulog eh. Kasi samahan nyo kami ngayon. Ha? Ah, sa'yo? Yung FB, kasi pagka umi-scroll ka sa FB. Ah. Share. Hindi video call ninyo. Ah, hindi. Hindi late night talk. Hindi. Hindi na daw kasi yan na yung nakakasama niya na. Basta! Si ano? Teacher Shaz. Teacher Shaz.
Di na kami magpasitikin siya, sinanay yung medyo sa gilid. Kasama kami sa bahay. Eh niya, ano nga pag-uusapan natin ngayon, mga be? Yes. Pag-uusapan natin ngayon ay medyo kakaiba kasi... Kakaiba. Ang pag-uusapan natin is yung pagkakaiba-iba na Season 1, Season 2, at Season 3. Oo. Pero bago yan, guys, kami mapapanood nyo every Mondays to Fridays dahil we have morning shows, afternoon, evening, and now we have, after dark. At saan nyo kami mapapanood? Sa Facebook. Siyempre, una sa Facebook. Oh. Kapag di pa kayo nakafollow ka sa nanonood ka lang, oras mo na para i-follow. Yeah. Yeah. Sa Facebook page, at House of Collab YouTube channel, yeah. At FNC. At meron din sa Twitch, di ba, be? Yes, pinakabago Twitch. And again, guys, i-follow nyo na ang aming social media accounts. Yes. Para lagi kayong updated. Fairfax Network Channel on Facebook, Instagram, and TikTok. Fairfax NetCH naman for Twitter. And meron, if meron kayong tanong, don't forget to email us at fairfaxnetworkchannel@gmail.com. And inuulit po namin na welcome to FNC After Dark! CMTSU. Ano ba CMTSU? Ano? Can make this shit up. Oh. Ay, hindi ba yun? Pwede yun. No filter na tayo dito. Asterisk. Ganun pala. Yes. And di ibig sabihin mag-i-splok tayo dito. Oh. Magsasplok tayo. Mag-i-splok talaga. At ito pa, mayroon pong mga ano, unseen footages na kahit tayo hindi natin alam. Wow! Fraud lang ang nakakaalam. Kaya kasi guys, ma-flash nila sa screen. Oo, lahat ng mga unseen footages, mga hindi nilalabas sa episode, ayaw ko na. Hindi nilalabas sa 24/7, mamaya. Yeah. Kaya abangan niya. Yes. Yes. Share niya na din tong live. Ginawa ba ka? Ako? Wes? Ba, ginawa ba ako? Ginawa ka season 1, no? Wala. Wes, hindi ako nakabagay sa live nung gawa eh. Ah, may season 2 may ginawa. Ha? Meron. Ha? What? So talaga na pag-usapan natin yung season na yan. Mm. Si Tele galing season 1. Yes, at season 2. Ako meron, season 2 lang. Ako season 3 lang. And 2 din. 2 pala, nag-kumo winner. Katok winner siya nung season 2. So lahat kami, kumbaga siyempre, maano yung experience sa season 1, sa season 2, sa season 3, di ba? Sa season 4, malalaman pa lang namin. Yeah. Ay! Malay mo! Hindi wala. Season 4, sama-sama tayo. Abangan na lang kami. Ay! Hindi! Hindi sa season 4, edi i-vote nyo na kami sa season 4. Ay! Hindi pala ganun. Hindi ganun. Hindi. So ayun nga, ang talking points natin ngayon ay... Ay! Ano ang pinagkaiba ng season 1, 2, at 3? Okay. Maganda start sa season 1 eh. Ano ba yung... Yeah, sure, season 1 eh. Yung pioneer sa season 1 talagang kami. Parang ano eh, yung nagsimula kami na parang... Ano, yung tahimik, wala pa yung pressure na tulad ng sa season 3, ganun. Wala pang kumo nun. Wala pang kumo na ano, 24/7, ganun. So, ang pinofocus pa lang namin nun is YouTube channel, ganyan. TikTok, Kung Cruise, ganyan. And, ayun. Very ano siya, very different siya sa mga season na nagdaan, like season 2 and season 3 kasi medyo wala pang pressure nung season 1. Yes. Wow. At saka, ano yung guys, ano? Sa season 1 ah, yun yung mga panahon na ano pa lang talaga yung House of Collab. Hindi pa talaga siya, nag-start pa lang talaga siya. Nag-i-start pa lang talaga. Kumbaga sa essay, ano siya, inclusion ba? Tama ba yung words ikaw? Ah, oh, introduction! Introduction pala! Inclusion! Ano yung promo? Hindi ako tumawa. Ano ba, lakas-lakas mo ng boses ko, proud na ako sa sasabihin ko, tapos mali pala. Hindi ako tumawa. Inclusion. Ay! Ayan, introduction. So, ayan. Alam niyo ba, dumating kami sa point na pagka-aral, di ba? Ano ba yung Dawson Club na yan, Jejemon? Ginaganong kami. Lahat ng mga panahon na yun, isa siyempre bago yung House of Collab. Kino-compare siya sa ibang house. Sa ibang house, sa ibang reality show. Sa BBP. BBP. Gaga daw, ganyan. Let's go Blackpink! Blackpink Philippines. Hindi. Kino-compare siya na yung season 1 na kaya na-compare sa ganyan. Yes, oh, ano daw, mga Jejemon daw kami. Ano, parang... Ano ba yun? Ano? Ito pa yung pinakamasakit ng sinabi nila. Parang ano ba yung ano nila? Ano ba yung agenda nila? Bakit nandun sila? Parang ano yung purpose nito? Ano yung purpose nito? Eh ngayon nakikita naman na siguro sa nila. Sa true, sobra. Kita niya naman. We started from the bottom. Now we're here. Wow! Now we're here. Yes. Yes. Started from the bottom. Now we're here. Ah, yeah. 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 Break it down. Yo. Ay, na nga.
Ano yung makakukumpirmo sa ano? Siyempre galing ka rin yung season yes. to, di ba? S1, S2. Malaki ba yung pinagkaibahan agad or... Para sa'yo lang. Siyempre, ako din naman ako nakarana sa season 1. Nung season 1, ano agad? Adjust agad kasi camera. Although may camera naman talaga nung season 1, CCTV, ganyan na... Mas liberated lang siguro. Mas nung season 1, mas... parang nagagawa yung halimbawa 100% 95% nagagawa namin kasi parang hindi naman naka-live eh kailangan maging mindful. Oo, kailangan ma-i-cut yung mga ibang yung sa season 2 pala yung pagkambyo mo mahuhuli na eh. Have you experience ka ba lang ganun? Oo, sa season 2. Lagi on Jojan Derek na ano, uy, kumakambyo ka sa harap ng camera na 24 hours live tayo. Ayun. Tapos yung adjustments ko is biglang nag-level up kasi nga, yun, meron na nakatutok sa amin na camera. Pagkababa mo, kahit paglangot mo, pagkabot mo ng kung krus, is naka 24/7 na. Kaya pwede kang maging meme doon. Kaya nag-iingat na kami noon. Kaya ako nakaparoon yung episode na tumulon ako sa kuna nag-ubad daw. Ba't ka ba? Ano ba kasi yung story? Ano ba yung kasingan mo yun? Sa sobrang lakas ng trip ko, siyempre, tropa-tropa, sila, ayaw-tiga mo, ayaw-tiga mo. Parang nagpapabida-bida ka ganun. Ubad ako, ito sa kalimot, nawala sa isip ko, shit, may CCTV pala. Tapos maya-maya, sa hindi nakita yung mamet, chinat ako. Nakita. Ayun, oo. Hindi, sa ano CCTV nila? Ayan, sila ate pa, nakita nila yun eh. Grabe yung mga prod nakita nila nung walang sticker. Siguro yun. At hindi blur. At hindi blur. Premium. Nakasubscribe ba sila? Nakagod na for sure. Siguro yun ulit-ulit nila yun. So, ayun. Yung malaking adjustment lang talaga kasi nangyari from season 1 to 2. Kasi nung season 3 na, kasi halos same ng naka 24/7. Lang, mas dagdag kasi sa season 3 kasi may Twitch na. Di ba? Yung Twitch, ganun pa din na kailangan mo pa rin maging mindful sa mga actions. Kasi sa mga experiences nyo naman from season 1 to 3, ano yung kinagkaiba? Ikaw yung differentiate. Ako kasi syempre may mga naririnig din na ay sa season 1 kasi ganito, ay sa season 1 ganyan, ay sa season 1 ganito. Mga ganun, di ba? Comparison. Kung mga comparison. So ayun daw, siguro syempre parang mas gusto kong ma-feel, sabi nila nung season 1 daw ganito, parang less pa yung issue noon eh that time, may mga ganito, wala pa, di pa gano'n. Sa season 2 meron na, di ba, mga issue. Tapos hindi namin expect sa season 3, mas ano pa, di ba, babe? Grabe, yung talaga yung pinagkaiba. It's not that I'm comparing, but yung mindset and yung maturity ng season 2 casts ay ibang-iba sa season 3. Kasi yung season 3 parang mas mas teenagers yung yung mindset, yung galawan. Uy, sikretong malupit. Parang mas teenagers, mas mas broadcast yung mga issues. Kasi alam nyo, nung season 2 talaga, mayroon din mga issues, syempre hindi naman mawawala yun, yung mga hindi pagkakaintindihan. Pero alam nyo, behind the camera, naaayos talaga namin yun. Nare-resolve namin yun. Sa sobrang guys, ayaw na rin ang gulo doon. Like, kunyari, may konting conflict lang. Hindi pinapatagal yun, hindi dinadaan sa ganito, sa ganyan. Hindi pinapalaki, inaayos agad. Oo. Yun naman ang kagandahan sa yes. Kasi direct eh. For example, ano kung may problema kayo? Ang maganda rin yung may peace of mind ka, di ba? Hindi yung parang nag-iisip ako. Direct sasabihin ko, tayo may problema ako sa'yo, sa ganito. Sasabihin lang, pag-uusap, ayos. Kasi alam mo yun, pag brinodcast mo agad, kasi sabi nga nila, huwag kang magsasalita ng galit ka. Kasi don't make promises when you're overly happy. Yes, and don't kuntulus when you're mad. Kasi alam mo yun, madadala kayo eh. Pagkagalit ka kasi, parang ang gusto mo is, ay galit ako dito dahil masaktan ko siya. Ganun yung feeling pagka parang pagkagalit kayo. Pero pag nahimasmasan ka na, alam mo yun, kapag may nasabi kang masama sa tao, mara sila bayan kita na, ang kungkur mo, ganun, tas masakit yun sa'yo. Pagka nahimasmasan na ako, may isip ko yun na, ay masakit pala yung nasabi ko. Magsasorry ako sa'yo, pero yung damage has been done. Diba? Uy, nag-iisipan ako. Wow, has been done. Ang galing! Ha! Sinash mo yan, no? Nakita ko lang yun eh. Kinopya ko lang. Pero totoo yun. Ayun, si RC. Kasi di ba RC, nagkatok ka rin. Ayun niya. Nagkatok ka before ng S2. Tapos S3 naging creator. Wow, congrats! Nanay ko to. For sure. Wala yun. Sobrang kasi. Yun yung ngayon sa akin. Yun yung pinagkaiba sa akin. Iba talaga. At saka nung season 3, ang laki ng adjustment ko.
Kasi syempre galing ako doon. Akala ko okay lang. Akala ko madadala ako kasi galing na nga ako. Pero hindi. Iba talaga. Iba-iba yung atmosphere. Iba yung vibe. Mm-mm. Pero hindi kasi ako nahihirapan makasama. Hindi, ikaw nung season 3, nagkaroon ka nung issue or hindi naman? Wes? Mabait siya, be. Ay, nagkaroon ko na isa lang. Pero hindi siya lumaki. Hindi siya pinalaki. Nung kay Gail. Ah, oo, naka-live. Oh. Pero hindi siya inano. Kasi nga, nag-sorry kami agad kay Gail. Ano maganda. Sorry oh, agad. Wala sorry pang camera noon, wala pang camera noon, wala pang 24/7. Pinuntahan namin ni Cleo si Gail sa room for mission. Sabi ko sa kanya. Nariligo pa nga si Gail noon, tinatak talaga namin. Kasi nabalitaan ko sila sa kanya ang gina. Or si, ano, ganyan si... Ano si Gil, natatampo sa'yo, ganun. Pagalit siya, hindi siya galit, hindi siya magagalit sa'yo, pero natatampo siya, ganun. Kasi na-offense siya. Puntaan natin, sabi ni Gil, pero puntaan natin, sabi natin. Puntaan namin si Gil sa room, tapos nag-sorry na ako agad, bago pa talaga siya, like kung ano, kaya. Oo, tapos sobrang naging okay naman, di ba? Parang bumalik yung dati na ganun. Kasi pag alam mo yung, parang alam mo na, ay, oo nga, medyo naging ganito ko sa part na to. Pag alam mo may pagkakamali ka, magsasorry ka. Tapos, pagka nagsorry ka, syempre, merong kasabay yun na hindi mo nauulitin. Kasi kung nagsasorry ka nang walang pagbabago, wala yung kwenta! Pog. Nagpaparinig ba siya? Ha? Hindi! Ah, pero ako, nagpapainggit ako. Ha? Kasi na-extend ko yung pa ako eh. Oo nga, sabi mo yan? Pwede rin naman gusto ko din yan. Eh, hindi! Ay, hindi ganyan! Hindi ako pa ito na pwede yan. Anyway! Ayan, pwede yan. Tingnan nyo. Ayan, hilahin mo. Wait lang, hindi pa yung tapos. For siguro na, dati tong ano? Dati tong nagtatrabaho sa home sweet. Nung mag-bebet ako. Nag-bias na nga yung mga paas. For the go. Parang comfortable tayo dito sa lahat. Basta sa home sweet, comfortable ka dyan. Hello! Yan, for the go. I'm so good. Hi! Hi! Ang galing! Ay, ang galing ko, no? Ang sasya. Paano mo nalaman nyo? Worker kasi ako doon. Ay, worker ka doon? Hindi. Kaya naman, mga ka-home suite ulit. Alam, mga ka-home pa rin ka dyan. Kung gusto nyo lang ganito, kagandang furniture, ganito yes. True. Contactin nyo na ang home suite sa kanilang Facebook, Instagram, at home suite PH. Yeah. Home suite. Marami kayong mapagpipilian doon. Yes. Hindi mo nagustuhan yung isa, piliin mo yung isa, ganun lang yun. Yes. Diba? Ano yun? Pero si Telig, bilang galing siya ng season 1, mm-hmm. Anong experience mo ng season 1 na hindi mo makakalimutan? Yan. Ever. Kahit umanda ka na, kahit nagka-Alzheimer's ka. Ang ano, kasi nung season 1 eh, sobrang puro happy talaga eh. Puro happy... Happy moments lang, no? Oo, puro oo, ang ganun. Sa ito, merong... Parang sarap muna bago hirap, parang... Okay. Pinakamasaya, yung ano, nung pinuntahan ako ni Sir Marcus Davies, yung nung inintroduce ako kay Sir Marcus Davies. Tapos, kaya ko din balak magpatato Alibols, Gites ng Star. Kasi ito yung pangkanta ko eh. Kasi noon... Si Vice Kenta meron dito, mm-hmm. Si Angeline Quinto, si Ryan. Oo. Sinabihan kasi ito ni Sir Marcus na ano, you're gonna be a star. You're gonna be a star. Kaya yun, gusto kong magka-star dito sa... Hindi mo na yung pronto ng face niya. Hindi ako magiging ganun. Tapos ayun, ano, yun yung pinakamasaya. Tapos kasi sobrang ano happy nila. Kasi yun yung time na pinarinig ko sa kanya yung Mahika. Hindi pa nare-release. Hindi pa nare-release. Wala akong pala. Yung sinabi mo sa kanya yun, ilang months bago ma-release. Bago na-release. Season 2 na-release yun eh. Season 2 na-release. So season 1 pala parang nakagwento mo. Season 1 mag-e-ending. Wala akong balang iparinig sa kanya. Ang sinasabi lang nila is, ayan, magkakaroon tayo ng ganyan. Pipiliin natin kung sino yung unang may magkakasingle. Ganun, tatry natin yung kanya promotion, control. Ganun. Tapos nung wala akong balak iparinig yung Mahika. Kasi syempre, sobrang hiya ako talaga. Kung mahihain ako nung season 2, kung parang ano yun, yung kung parang natago ako, tahimik ako, and all nung season 2, mas ganun ako nung season 1. Kaya, wala akong talagang balak iparinig yun. Until si Mama Jer sabi, di ba tayo may kanta ka? Yung Mahika, buo mo na yun, di ba? Yun, si Mama Jer talaga. Mama Jer, I love you! Ay! Kung di sinabi si Mama Jer, hindi mo rin yung Sir Marcos. Di ako magkakamahika ngayon na ipinerport ko nung yung music! Let's go! Diba? Yung galing mo dun. Oo, oh, sobrang. Miyak si RC din yung nanonood niya. Kasi na rin kasi yung kay Televals, na ganun siya. Sa mga nakikita ko siya na ganun na ginagawa niya. Kaya niya mag-isa, ang galing-galing-galing niya. True. Proud na proud ako. Umiyak ka nanay ko nun. Sobrang proud talaga nila. Si Televals na nandun din siya. Pero sa parents talaga kami ni Al. So, ayun na, Televals.
Ano naman yung mga ano? Yung mga nagawa mo sa season 1 na Oo. Content creators mo naman na medyo walang nakakaalam na medyo. Ay, walang nakakaalam ba? It's time to spook. Ano ba? Ano yung sa tingin mo nagawa mo doon ng weirdest ganun or something else? Season 1. Yan na. Kaya sa content creator mo. Parang... Sino yung nasabi mo kasabay mo raw pumasok sa... What? Ay! Hindi na yun! Go! Ay! May naalala! May naalala! Go! Explore kong lahat ng FNC2! FNC2! Kasi, okay! No season 1 kasi hanggang ngayon hindi pa rin namin nalalaman kung kanino yun. Ano yun? Pero nung season 1, meron kami nakitang PT. Oy! PT? Ano yung PT? Pregnancy test. Pero negative. Pero may PT. Ang questionable saan yun. Saan nila yung pregnancy test? Hindi ko po alam kung girls saan nila nakita yun. Sa girls room. PT. Hindi ko na nare-recall eh. Recall. Kasi dapat natatandaan eh. Dapat natatandaan sasabihin ko. Inaisip ko yung recall. My God. Medyo siya. So ayun, meron kami nakita ng PT. Pero ayun, di pa rin nang gamay. Parang hindi niya na binigyan pansin, no? Oo, kasi wala. Parang wala din mo kasing masama sa... Oo nga, diba? PT lang naman yun eh. Pero siguro nagulat lang ba't may gano'n. Yes. Okay. Baka naiwan ni Kuya Bilog. Hindi si Kuya hindi Bilog. Ba? Hindi si Kuya Bilog yun. Kuya Bilog, oh. Hello, oh. So tingin mo kanina? Alibol. Dito. Ay! Iba na sa ating palang tatlo! Sabihin mo na! Ali! Kanina ko? Ano? Ika lang may mic dito sa'yo! Ay! May pala doon! Ay! May mic ka dito! Ano? Season 2, marami-rami na. Sa season 1 muna tayo. Ito yung season 1. Ano, ito yung medyo sad na part nung ito. This is sa banggit at si Kuya Owen. Gusto ko lang din i-ano si Kuya Owen ng season 1. Si Kuya Owen, na-misinterpret naman siya. Naisip namin na, ba't pa ganito yung gali ni Kuya Owen? Parang gano'n. Yung parang kaya pala halos lahat. May, ano, may episode sila ni Dior. Madaming episode sila nun. Kasi bakit ilang beses nang nasabihan si Kuya Owen, pero hindi pa rin siya nagbabago, parang gano'n. Pero yun, hindi mo kasi maiintindihan si Kuya Owen na gano'n siya kung hindi mo lalawakan yung ano mo. Yung understanding mo. Kasi si Kuya Owen, kasama niya, ang kasama niya sa bahay is mga lolo't lola niya. So yung pagsalita niya is yung kware, hugasan mo yung mga plato dyan. Yung gano'n, parang kung ikaw, kung normal na taulo, ba't mo, ano yun? Ba't mo, ano yun? Ba't mo, ano yung, sige, ano yung mga, linisin mo yung, ano dyan, yung contours. Parang gano'n yung, pero kasi siya, normal sa kanya yun, kasi yun yung nakasanayan niya. Pero hindi ibig sabihin nun na parang, ay, okay. Lagi ka nang gano'n, oo. Kasi diba? Siyempre, makakasalamuha ka pa naman ng ibang tao, hindi naman, diba? Na-misinterpret namin si Kuya Owen noon. Tapos, yung time na parang, ano, parang, nung time na wala siyang, ano, nung nagkaaway-away na lahat na gano'n. Andun kami sa, may vlog kami ni Kuya Owen, pero hindi na namin nilabas. Mayroon kaming, ano, time na kami lang ni Kuya Owen sa veranda, dun kami natulog. Since napakaluwag pa nang wala pang rules na sobrang bigat na for the deep talk yan, for yes, sure. Yes, nag-deep talk kami, nasa sofa kami gano'n na sinabi niya na parang, ano, parang, ayun, na nasasad siya na parang sa loob daw kasi ng bahay na yun, is parang wala siyang kampi. Lahat kasi ng kakampi niya is nasa side. Ay, lahat kasi ng tao is parang nasa side dun. Parang yun yung kinento niya. Nasad ako kasi, alam ko sa sarili ko na,
ako is walang kinakampihan, pero naiintindihan ko siya. Alam kong ganun. Kaya ano, sinabi ko sa kanya na, ano na, usual na sinasabi ng mga nagko-comfort na nandito lang ako, ganyan. And naiintindihan niya naman yan, nag-usap kami na, naiintindihan ko siya na, yung mga utos niya na yun is, na-misinterpret lang ng iba. Ayun. Gusto ko lang i-ano si Kuya Owen na sobrang galing niya nung season 1. Kasi minsan kahit, ako din, nakaka-feel ako nung diba? Ganun. Diba? Yung parang wala kang kakampi. Parang ikaw lagi bunot, ikaw lagi pinagtutulungan. Parang kahit isang mali mo lang, yun na lagi yung inaano nila. Mga ganun na bagay. Which is wrong. Yes. Pero ngayon, si Owen is okay. Okay naman, kasi nakakasama ko si Owen. Mm-hmm. Like, ang bait niya rin talaga sa Owen. Si Owen. Game ito. Isang tanong, isang sagot. Sino, para kay Telitan yan, ang pinaka-plastic sa Oy! Si ano? Eto. Explain us. Kasi, eto siya. She, may smoke masyabi! Kilala na nila kasi, ano, nung time... kasi ako. Unak, she. May nalaman kasi ako na bali-balito. Ay! Hindi! Ay, hindi ganun! Meron kasi ito nalaman. Kasi, alam mo nung season 1, siya yung parang sobrang dikit ko sa kanya, sobrang galing ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. May album nga kami sa, ano na, sa cellphone ko eh, na ganyan na. Ano, may album kami na ganun kasi mahal na mahal ko talaga siya. As ganun na pagka, kahit na ano sigurong ano sa i-favor niya, mahingi favor siya sa akin. Tutulungan ko siya na gagawin ko, ganun, kasi ganun ko siya kamahal. Tapos nung lately, nilabas yung Mahika. Tapos nung sinabi niya naman, nung narinig niya naman yun, nakita kami, sinabi niya, ang ganda ng Mahika, ganyan, sobrang... Proud siya, na ganun, nilabas yung Mahika. Pero nung meron ako nabalitaan na, sinabi niya daw doon sa tao na yun, na nagsabi sa akin is, ano ba yan? Pinapagawa sa akin ni Terry yung Mahika niya. Ang corny-corny, ang cringe naman. Sinabi niya nang galing yung Mahika. Naiyak ako nun kasi inisip ko, wala naman... Sinabi niya sa'yo? Ba't niya nasabi yun, no? Wala naman akong ginagawang masama kasi ang thinking ko, kung anong ginawa mo sa tao, ganun di ibabalik sa'yo. Pero hindi. Tinong kasi kahit na anong ganda ng intention ko sa kanya, kahit na anong bait ko sa kanya, kahit na anong kungkuro ko sa kanya, nagawa niya pa rin sa akin yun na, sabihan ako ng gano'n, yung Mahika. Which is dapat, di ba? Which is dapat, di ba, yung friends mo dapat sinusupport mo, nililift mo, ganyan. Nililift niya ako, pero in my front lang. Pero behind my back, inaano niya na ako na ang cringe ng Mahika, ganyan. Ang kungkuro ng Mahika. Wes! Eh, sino nga yun? Wes. Lagi ng pangalanan daw. Ano nating pangalan? Starts with letter R. Ay, hindi ba? RC yun for sure. Ba't mo kasi sinabi ng ganun RC? Letter, sabihin mo na. Wes? Matik na, alam na. Letter. Anong meron na, hindi ka ni Stel, hindi ako yan, guys. Hayaan mo yan, Stel. Sabihin mo lang, ang letter. Na? Ayan, hindi ko kasi sayang sabihin kasi may iyak ako na to eh, kasi ganun ako. Ayan, so guys, share live na muna tayo. And mamaya may mga video kami ipapakita. At walaan nyo kung sino mga contributor. Ito na ba yung hidden footage mga ganyan? OMG! Unseen footages. Kahit tayo di yata alam, no? Wow! Alam ba na kahit kami, hindi namin alam kung sino yung mga nahuli kam. Kaya ayan, kung nanonood ka ngayon tapos di ko pa sinishare, share mo na, isplock mo na sa mga friends sa balls mo. Ayan, no, alam nyo ba, nahahawa na ako sa mga balls nyo na yan? Sorry. Friends sa balls, puta balls. Eh, no season 2 naman. Ano naman ang hindi niya makakalimutang experience? Ba't nakatingin sa akin? Eh, syempre kayo. Syempre. Sa season 2? Season 1 na ako eh, season 3. Ikaw muna, Terry. Sa season 2 rin hindi pinakanakalimutan. What do you mean hindi makakalimutan? Like yung ano ba, yung memorable? Like, oo nga, hindi yung makakalimutan. Yung pangit na nangyari, ano ba? Hindi makakalimutan. Ay, memorable lang. Hindi ko makakalimutan nangyari dun. Ano ba, sa sobrang dami kasing memorable. Ayun, lahat nakalimutan ko. Sabi kasi ni Terry, marami daw siyang i-explore. Awe. Kasi kanina, di ba yung ano? Marami akong nasusubaybayan. Gusto kong ikwento, kaso nga lang makakalimutin ako.
Pero totoo yan, totoo yan, na sobrang makakalimutin niya. Mm. Kahit kunyari nagbitawa sa akin ng words bukas, hindi ko na alam yun. Uh-huh. Pero alam mo yun, alam ko may mga nangyari talaga, pero hindi ko na alam paano ko ikikwento. At least, ayan o, kung itutuloy mo, nangyari, ah, oh, naalala ko na, ganun. Simulan mo! Anong, sige ako magtekwento pag alam ko. Simulan mo ano yung sa tingin mo may mga nangyari. Ayun, meron ako yung unang ganap! Okay, unang-unang ganap. Unang-unang ganap, unang pasabog ng mga content creator dun. Yung ano, spin the barrel. Spin the barrel? Oh. Birthday ni Mahalia. Memorable yung araw na yun kasi naalala ko yun eh. Uy, birthday ni Mahalia yun, di ba? Ay, nag-spin the battle. Tapos, well, syempre, may mga kongkurus na nangyari. Ano ba ginagawa yung spin the battle? Truth order. May nagkakaaminan. May mga dare na kongkuru. Naka-24-7 ba yun? What? 24-7? Walang 24-7 sa boys room kasi. So, CCTV lang. Pero di nilabas yun. So, ngayon, it's time. Na para sabihin yun! Hey! Go! Pero matayo footage na, di ba? Ay! Wag na! Wala? Buti na lang, safe. Ano nangyari doon? Hindi kasi nasangkot kasi ako doon eh. Inaamin ko na. Nasangkot kasi ako isa ako sa mga ano doon. Hindi kasi may nagaya, guys. Parang ano na eh. Siyempre, birthday ni Mahaji, kinagabi ano, nag-inuman. So, ayan. Tapos mamaya-mayat, may nag-chat, tara, dito tayo sa ano, boys room. Ano, ikot doon, magkakasama, girls, tsaka boys. Hindi ano, naglalaro daw sila, tara lalo tayo dito, ganyan, spin the battle. Eh syempre, parang ano, get together na rin, parang syempre, nagsisimula, yung get to know each other siya, nagsisimula pa lang kayo, parang magkakilala pa lalo, ganun. Yes, ka dyan. So, ayun, may ano, may spin the battle na naganap. So, may mga nagkaka-abinan. Ano nangyari nun? O, kunyari, ano, truth, kunyari, tumapat sa kanya. Hindi, pili lang, kasi yung iba, tulog, iba, ayaw, ganun. So, yung kami, yung talagang kung sino lang ang gusto, pero maraming din kami nun. Maraming din talaga kami nun. Gusto mag-explore. Kunyari, ano? FNC2, oh. Ay, FNC bago. Kunyari, tumapat kay Telly. Mm. Yung ano, bote. Oo. Oh. Ano? Shame. Oh, tumapat sa akin. Truth or dare? Truth. Truth. Siyempre, sa una, ano yan eh. Ay! Mama! Ah! Ano? Sabihin ko na? Sabihin ko? Ano yung sa utak mo? Sabihin mo! Doon nagsimula kasi yung ano. Go! Esto pa naman yan. Basta doon nagsimula na doon ko nalaman na may crush akin si Teddy. Ay, inisipok mo doon? Ano lang sa'yo, sino crush mo? Hindi, may sino-attract. Hindi mismo sino crush. Sino-attractive na boys para sa'yo sa season 2. So parang ako naman, sa sobrang kapal na mukha ako, bakit parang ano, may expect ako na ako yung sasabihin niya. Which is tama. Uy! Mayabang! Hindi, ewan ko lang, nakakaramdam. Ganun ko rin naman, no? Yung nagkikwentuhan tayo, sabi mo. Oh, yun basta ganun. Hindi, ayun sabi na rin, lumipat na, tumapat na naman sa kanya. Siyempre, naamin niya naman ako daw. So, siyempre, baka yung buhay. Hindi, kasi ito, papaliwanag ako, please. Oh, sige, paliwanag ka muna. Ganito kasi yan. Alam mo kasi, sinasabi ko din to, bakit siya yung sagot ko. Kasi, quality standards ko. Ito siya. Siya yung parang siya yung malapit sa type ko, ganun. Pero nung time na yun, so type mo ako. Nung time na yun. Yung tingin ko yung Ryan nakakatunaw. Tapos ayun, yung time na yun, kung si yung ano lang siya, parang syempre, parang ano lang, napapugian ko lang talaga. Ngiligaw parang tanga. Ay, hindi ako yun. Atuloy ang kwento? Atuloy na nga, siyempre eh. Umikot ulit yung bote kay Telly. Ganun ulit. Hindi kay Telly na naman tumapat. So siyempre, yung mga creator, siyempre alam na, sinamin niya na. Telly daw eh. Wes, ang nangyari nun, sa'yo naman muna tumapat. Sa'yo muna? Oo. Sa akin pala muna, tapos tinanong din ata ako. Tinanong din siya. Ikaw sinagot niya. Ganun din yung tanong. Ikaw sinagot niya. Ako yung sinagot niya. Uy. Pero yun, sinabi niya nga na parang, ba't feeling ko ako isasagot? Parang ganyan din na feel mo? May feel din ako doon na, ba't parang feeling ko ako isasagot? Di ba? Para tayo talaga sa isa't isa. The viewers of the culture who's conversed. Sa mga viewers namin sa TikTok na nagtatanong kung saan kami papanood, lipat kayo dito sa FB page of all. Nandang sa Collab.
Now na, para makita niyo una, kami. For this vlog to guys, oh. Mag-end live kami. Sige, end namin may to. Mga hidden concur dito na dito nyo lang malalaman. May mga unseen footages tayo guys. Ang dahil niya alam ko tumapatin sa akin yun, tapos tinanong din akong ganun. Hindi, hindi yung ano naman sa akin yung tanong, hindi nakaka-attractive. Pero ang tanong lang, yung fuck, marry, kill, ganyan-ganyan. Ah, sa ganun. Ayun. Tapos, ayun na, di nag-next na ulit yung laro, nag-start na ulit. Di tumapat na kay Teddy. Oh, yun yun. Hindi yun yun. Yun nga yun. Yung natatandaan mong ano, yung F, marry, kill, is ginawa niyo yun nung na-send home ako, yung malaking bilog kayong ganun, no? Ay, meron pang part 2. Diba? Hindi, naka-live na kayo noon, 24/7. Ay, oo. Oo, oh, tingnan mo, makakalimutin talaga eh. Sabi siya, makakalimutin ako eh. Pero pag pinaalala mo sa akin, makakalala ko. Ay, oo. Yun. Ayun na nga guys, huwag na natin patagalin yung kungkuro to host. Kungkuro to host. Ayun na nga, tumapatulog kay Teddy. Mag-i-splock kami ng isa dito, ha? Mm. But already makinig si RCL. Alam mo na, feel ko alam mo na. Hindi, oh. Hindi, hindi. Ngayon mo na din malalaman. Tumapatulog kay Teddy. So kasi may usapan na once sa tapos na yung pag nag-truth ka na kanina, bawal ka na mag-truth ulit. Dare ka na. Mm. Ay! Go. Anong dare sa'yo nun? Ewan ko sa'yo. Alalahanin mo. Alam ko. Ako may sabi. Wes! Oo, go. Sabihin mo. Hindi naman ano yun. Yung dare sa kanya. Siyempre, inamin niya lang anong una, yung si Terry. Yung mga creator niya, lalo na si Selin, Joa, sulusul niya. Yeah, si Joa, ganyan. Sila yung mga creator. Sige nga. Mismo nga si Terry dito. Dito ba yun? Sa likod ng tayo ba yun? Ayun. Siyempre, may consent naman yun. Like, pwede, ano, okay lang ba sa'yo? Okay lang ba? Oh, okay lang naman. Okay lang, ganun. So, ayun. Kinis niya ako dito. Sa likod ng tayo niya. Tapos? Tapos nung nag-turn ulit yung kunturus, sa kanya tumapat. Oh, ano? Dare na rin yun. Dare na din yun. Parang yung dalawa lang yung bunot ng throat. Oh, hindi! Pinapabilis lang namin yung ano, sabay. Yung kami nandito eh. Splock na rin namin sarili namin. Oh, go. Nung tumapat sa kanya, ganun din yung dinner sa kanya. Kasi yung case ano. Sayang nga, hindi sa lips. Chicharon. Joke lang. Joke lang. And yun na nga, guys. So, ayun. Meron ba kayong nahuli na naghahalika ng season 2? Sino-sino ang mga ito? Sino-sino? May mga alam ako. Lalo na pag mga lasing-lasing na. Diba? Pag mga lasing na, madalas na mangyari. Sa season 3 pa, diba? Ganun din naman. Parang pag ano. Pag nakainom, ganyan. Na. Ay, hindi ako. Ay. Oh, kasi kahit madalas ka, usap na ito ni sa secret bar. Madalas dyan, pag ano na, mga couple-couple, didikit-dikit na pag naglalasing na. Parang tinatamaan ako sarili kong kwento, ah. Hindi nga. Meron. Sino-sino nga ba? Sino-sino nga ba? Sino-sino nga ba? Nag-kiss na season 2? Sino-sino nga ba? Kuya Ray, sino-sino nga ba? Kuya Ray, sino-sino nga ba? Tinungan mo kami sa mga Kuya Ray. Meron ako kilala umiyak. Tapos may gulat, teacher! Starts with letter. Oh, go. Ito. Starts with letter, kayo nabahala ko sino, ha? Ang kailangan ko mga magigis dyan. Letter! Para madali, bigay ko sa'yo, lalaan. Ay, hindi, wag na. Letter na lang. Dalawang letter. Kayo na bahala. Letter. Yung unang letter na itong nahuli ko. Secret bar to eh. Ako lang uli mismo eh. Letter L. Huwag mo nang isipin. Okay, hindi mo naisipin. Ah, sigaw, sino? Sino yung isplo kong letter? Letter T. Letter. Ay. 5, 4, 3. Oh, send home ka na, ang tagal mo. Letter C. C, sino yun? Kasi nakikiss kami ni Jowa ko. Oh, play safe show. Eh, tayo dito. Okay, sige. Hindi, double meaning yun. Jowa mo yung kiss sa kanya. Uy. Akin lang yun. Si Jowa ay akin lang, please.
Ayun nga guys, yung nanonood kayo, share nyo na to sa mga punturus. Ay, nanonood si Mami Tess! Ay, nanonood si Mami ko! Ay, Mami, I love you! At pag-share guys, don't forget to use the hashtag, hashtag Fairfax Network Channel. The hashtag Collab, X, Fairfax. Ay, hindi ba? Tapos na pala yun. Hindi na pala yun. Hindi na pala siya yun. So, ayun. Ayun lang ba yung mga i-isplok nyo? Yes. Marami pa eh. Mabubulkal. Tama ba yung word sim? Bulgar. Ano pa yun eh? Mabubang, ano yun? Mahahakot pa yun lahat eh. Marami yan. Mauungkat. Yes, mauungkat. Okay pa yan. Marami talaga guys. Ano ba yung sa may isplok? Marami akong gustong isplok. Okay, di isplok ko na. Kaso, di ko maalala kung ano yung mga yun. Ako din ganun. Ako makakalimutin din ako. Hindi makakalimutin talaga guys. Ako, for example, tatanungin nyo ako nung anong issues ng season 3. Wala akong masasabi. Kasi dahil ano, takot ka or? Hindi ako takot. Kasi wala akong ano dun eh. Hindi ako ano sa mga issues, sa mga nangyayari. Parang hindi ka interesado, gano'n. Sino tayo dyan? Ano talaga ako paki? Ako nga mismo ako sa... Gumawa ng content para mag-top 1 sa report card every week. Wow! Focus lang sa gawin mo. Wow! Sobrang bait! Sobrang bait ng inay ko, please. Please lang. At saka pag tapos na yung pahinga ko, yung pahinga ko kasi, si Ali na lang. Wow. Sana all pahinga. Ako kasi, kaya hindi siguro pinapuntunin, kaya hindi siguro sinasabi ang pahinga kasi mapapagod. Ba't tumawa ka? Kasi ito. Charot, hindi. Ano ako? Ang most memorable experience ko sa season 3. Ang birthday ko. Secret bar. Yes. I don't want to birthday. Oh, binati pa lang ako. Secret bar. Kasi pinuntahan ko ni Ali. Ali, napapanood niyo no? No, Ali get mad to me. Ali will get no, mad. Pero nung una nun, sinabi ko talaga nung una, sabi ko ako yara. Ano ba yung nangyayari nun? Parang may ano, case card ganun? Oo, sa akin blow. Kasi ano yun, birthday ko yun. Tapos hindi lahat sila nag-enjoy. Pero ako birthday ko lang, pero hindi ako masaya. Pero ay, masaya naman ako. Pero hindi yung saya na, ano mo yun, kasi gusto ko lang ng birthday. Tanong ako ni Ali. Tanong si Ali. Gusto niya regalo. Sabi ko, wala talaga. Sabi ko, pinaka gusto kong gawin sa birthday ko, makasama ko siya. Kasi yung time na yun, yung time na, di ba, may away, may ano, umalis, ano nga niya kami. Nakapag-break sa akin si Ali, bago mag-birthday. Uy, for the break. Anong masasabi nyo na ang season 3? Ay, House of Issue. Ay, the House of Issue. The House of Issue. Ikaw, Ali, since season 3? Oo. Oh, kapag yun, nakikichismis na lang. So, anong masasabi ko? Ano? Hindi kasi, kami kasing season 3, kaya sinasabi nga kami na gano'n, hindi kami nagpapa-apekto eh. Tignan nyo ha. Sinabi na, nung concert, nung nag-iisip kami, nag-formulate kami ng gagawin namin sa opening tsaka sa closing. Sinabi sa amin na, isipin nyo ano yung strength nyo. Kasi season 2 ha, daw singing dance, maraming singers, maraming dance. Well, doon kami din, humamarami. True naman, which is true. Sabi, saan kayo kilala? Lahat sila sa issue. Tawa na kami kasi totoo naman, nandun kami talaga na, ano eh, nakilala kasi marami talagang issue eh. Walang indirayal kasi na. At saka, take note guys ha, baka inisip nyo na yung issue ginagawa lang namin sa season 3 para umingay. Hindi talaga. Sobrang natural talaga na, kasi reality show eh. Kasi nagiging matalino rin tao, baka iniisip nila, ginagawa lang nila yan kasi cloud chaser yung mga yan. Nag-tiktok, nakikita ko sa, ano ko na, ano yung mga, ano, scripted daw yung mga breakup sa talk, parang daw. Tapos paglabas, nakakangkot. Hindi talaga guys, hindi talaga yun, scripted. Pero wag wala kang pakialam, wala pag-usapan nyo lang kami kasi ibig sabihin relevant kami. Anyway, hindi namin siya ginagamit, hindi namin siya tinitake negatively. Instead, nung concert, sinabi na sa issue kami malakas. Lahat din yung closing namin, lahat ng mga famous lines ng mga poetry. Lines, yung ano. Ng mga issue yung kay Kate, tsaka kay Yeni, kay Sophie. Nakita niya yung kay Patrick. Lahat nilipsing namin yun na kung ano yung issue nila yun yung ganun. Wala kasi ano nga eh. Reality show, hindi talaga may iiwasan. Tsaka pagka natapos na kasi, tapos na. Kasi kami sa Daos of Fall. That's what you call turning your weakness into strength. Yeah, turning your tamang tao ka diyan, right? At saka kami kasi guys, sa Daos of Collab, syempre may mga away, hindi naman perfecto yan. Wala naman perfectong pamilya eh. Ang importante, at the end of the day, we always find ways to compromise. And ayun, magagawa kami ng ano para magkaayos. Ganun, kasi nga family kami, magkakasama kami sa isang bahay, ganun. Mm-hmm. Kaya gumagawa kami ng way para maging okay. Sa lahat ng seasons yan, season 2, season 3. Gano'n naman talaga. Pero alam mo yung mas nagpalala sa season 3 kasi, yung Twitter talaga. Oo.
Kasi alam mo, mas dun lumalaki lalo, mas lalong nag-iinit, mas lalong nagigigil yung mga tao. Though freedom of, ano yun, yung freedom of expression mo, kung ano talaga yung gusto mo, di ba sabi nga nila, ang Twitter ay safe place, ano yun? Safe place, ganyan. Kumari, ako may nararamdaman ako, iti-tweet kong ganyan. And ako na yun, kasi parang gusto kong sabihin kung wala akong mapagsabihan. Pero kasi ang nangyayari, mag-tweet ako kasi parang gusto kong makita niya na nag-tweet ako. Ganon. Pero ito guys ha, hindi lang yung Twitter eh. Most of the time ha, ang nangyayari kung bakit naglalala, ang nag-a-add ng fuel sa fire, yung mga fans. Yung ibang true. Mga fans. Yes. Hindi ko ginageneralize hindi na, hindi nila lahat ha. Yung ibang mga fans na close-minded, na instead na gumawa ng way para magkaayos yung idol nila tsaka yung kaaway, lalo lang nilang pinapalala na, uy, parang may pag-awayan, uy, sinabi ni ganito, ganyan, sinabi ni ganito. Oh. Kasi yung mga sulusol, tapos yung iba, kasi yung mga pa, edits. Oo, oh, yeah. Yung pa, yung edits, ito pa ha, minsan yung sinasabi nyo sa idol nyo, yung kwento na alter na. So, kung lahat kayo, ganun yung sasabihin, syempre yung idol nyo, kahit ba ayaw maniwala, kahit ba hindi pa na, kung bagay nyo mai-instill sa mind niya na, ay, ganito yung sabi, idol mo eh, kahit mali yan, pagtatanggol mo yan. At saka may mga ito ha, alam ko nangyayari to. May mga accounts na ang mukha niya, ang mukha, ang profile picture ay ibang fandom. For example, ako Turtle ako. Uh-huh. Ang gagawin ko, ano, ibabash ko yung ibang CC kahit hindi ako fan ng Turtle. Turtle para magalit ko, yung para magalit sa yung Turtle. Sa Turtle. Ay, may ganun pala. May mga ganung nangyayari. Yung season 2 wala pa rin, 'di ba? True. At ito pa ha, guys, again ulitin namin. May mga fans na nag-edit pa na yung isang content creator nasa kabaong na pinapatrend ko na rin. Parang may nakita ko yun. Ganyan. Hindi lang sa isang specific content creator ha. May mga iba pa mga content creator na ginaganon. Kaya grabe guys. Mga ganun ano nyo. Grabe naman behavior. Masyado lang power. Pero na yun. Hindi talaga siya maganda. Pag gusto nyo magpapansin, mag-comment na lang kayo. Pa-shoutout po kayo. Masya-shoutout naman namin guys. Huwag na lang dumating sa point na ganun. Para lang mapansin. Yeah. Hindi maganda yung ganyan. True. Yes. Kayo, may mga kapatid kayo, may mga nanay kayo, kung ang gagawin nyo sa kanila, nararamdaman nyo, diba? Ganun din kami sa pamilya kami. First so, blind item. Sino itong dalawang sisi na nahuling naghahawakan ng kamay? Hindi yan. No label. Comment down. Sino yan, be? Sino yan? Ay! Sino yan? For the black screen. Sino? Ulan. Sino yan? Makikita sa screen. Wait lang, makikita sa screen. Makikita sa screen? Hindi po ko nakikita. Sa tingin niya, sino yan? Hindi namin nakita pa. Baka meron na pa kung turo sa amin. Ay, abangan niyo lang doon. Ayun na. Ay. Oh my God! Ay. Sino yan? Hawak kamay. Di kita iiwan. Sa paglakbay! Dito sa mundo ang katiyakan. Ah, sa tingin mo, sino yan? Di ko rin gano'ng makita. Hindi ko rin makita. Hindi, wala na lang. Pero nahuli ka. Ako, una kong tinignan yung phone. Ayun ito. Una kong tinignan yung background eh. Sino yan? Uy. Sino yung babae? Anong season? Oh my gosh. Pwede mo i-slow ko ng season? Pwede mo i-slow ko ng season? Three to? Three. Safe. Hindi. I know my card. Sa tingin nyo guys. What do you think? Ako sa tingin ko ano eh. Wala akong choice eh. Sa tingin ko wala akong choice. Wala akong idea. Sino yun? Oo. Grabe yung talaga. Ano na kaya ako noon, Ate Pam? Kailan niya nagsimula? Mga simula pa lang ng STO. Ate Pam. No, si Ed, ito na tayo. Season 1 ba? May mga ganun na nangyayari. Season 1? Mga ganun. Yes! Mga liberated ng season 1 eh. Oo, meron mga ganun. Nasangkot ka ba? Hindi pa talaga may... Yes! Wow! Ate Pam, bakit ang mag-CR? Ate, mga VTR, ano kaya kayos? Sino yun? Asa siya? Wala si Tay. Nawala si Tay. Nawala siya. Asa siya, babe? Saan siya nag-go? Bakit magic? Bakit sa ilalim mo? Bakit sa ilalim?
di ba? Then she's so ihina. That's why, okay, you know, she left na muna. Anyways, as I was saying, yung kanina. Mamdi mo muna ko yung ano, Marley. Abang dyan si Teddy. Para alat nga rin. Oh, sige. Eh, yun yung favorite ko eh. Ah, favorite mo? Bakit kinikilig ka dun? Oo, oh, sobrang Carlia fan ako. True. As in, kahit ako. S2 pa lang, guys, ha. S2 pa lang. Mm. Ano, nung yung time na may nag-upload ng fan video na ano, na si Twini, kausap si Mahalia, kasi gusto ni Twini sumama sa probinsya. Eh, si Mahalia, ayaw niya isama si Carl. Kasi nga si Twini, kasi anak ano yun eh. Anak. Alam niyo yung anak mayaman kasi yun na ano, yung, alam niyo yung ano, yung si Twini, si Carl. Si Carl. Alam niyo yung parang hindi madapuan ng lamok ganyan na. Ganun siya. Tapos eh, sa probinsya kasi syempre iba sa Manila. Ay, iba vibes. Iba. Oo. Parang igib, YouTube, puso. Oo, tapos yung mga tulugan doon hindi yung ganyan. Hindi yung social, hindi home. Hindi home sweet, pero ito, perfecto. Yes. Iba yung home sweet. So ayun, ganun lang. Tapos edi gusto mo sumama ni Carl. Okay, Mahal. Tapos ano, si Mahalia ayaw. Nagbibitok si Carl ng ano, sabi niya. Tigino, sabi niya. Sabi ni Mahalia, mainit doon. Eh, o day lang. Wag ganun siya. Tapos sabi ko, hala, alin, nagiging Carlia pa ako. Hanggang sa lahat ng, yung hashtag Carlia, kasi may hashtag na ganun. Pinindot ko yun. Tapos lahat ng mga ano, pinapanood ko sila. Tapos ito pa lang, kilig na kilig ako. Sobrang kilig na kilig talaga ako. Tapos ayun, kaya sila yung, ano ko, isa sa mga favorite love team. Kasi sobrang Carlia talaga. I'm back. Yes, ako din. Ang ganda na pasok mo ha! Ano, may mic doon siya? Ano din? Ha? Hindi kasi yung ano yung Carlia, sobrang nakita ko kasi sila kung paano hindi pa sila love team, tas sila yung love team. Una pa lang. S2 pa lang yun, ano na yung consistent kasi meron, merong ibang collab din si ano eh, si Carl eh, si ate ko eh. Ate ka, I love you. Si ate ko, meron siya ibang collab team. And si Mahalia din. Parang meron nga. So nung nagtambal sila, ang galing kasi bagay sila. Bagay. Tapos ayun nga, yung ano pa nila, parang ideal kasi si Twini kasi, alam nyo naman lahat na yan, F-boy yan talaga. Yung vibe, yung inyo. Ganun yung dito. Sobra kasi, ano alam mo yun, kasi ano siya eh. Okay. Si Mahalia, hindi niya agad, hindi niya agad finid yung gustong makuha ni Twini. Ni ate ko. Kasi, si Carl, yun nga, sinabi mo, ganun siya ka kunturuhos. Chick boy talaga yung si Twini. Meron ako nakita nga na vlog nila ni Mahalia. Tapos no. tinanong si Mahalia kung nakikita mo ba si Carl sa future mo. Tapos ang sagot, love din na sila na to ah. Tapos ang sagot ni Mahalia is, hindi. Tinan mo yung gano'n ka strong yung personality ni Mahalia noon. Kaya siguro ano, medyo natagan din ang kukuro ni Mahalia. Then, siguro si Mahalia kasi nag-build talaga siya ng ano, ng wall, ng barrier na kasi ayaw niya nga pakita nga yung weak spot. Kaya, yes. Kasi hindi talaga isit agad si Mahalia. Pero tignan mo naman ngayon, di ba? Tignan mo ngayon sila, grabe. Ay, ang puso ko. May nakikita nga ako na ano, he fell first, but she fell harder. So ayun nga, nung birthday nga ni Carl. Oh. Ito nga yun. Ano nangyari? Lahat kami nun. Kasi ano na eh, like, may house party nun, may DJ sa bahay, mm-hmm. Ay sa mansion. Tapos nagpa-party kami, as in party na talaga. Biglang pinatigil. Kuya Ryan, ni Mami Carla. Bakit? Tapos lahat ng phones namin pinalagay sa lumeso. Tapos hindi ayun, nag-ano na sila ng parang mayroong violation, ganyan. Kasi Twini, parang ano, ang ginawa, tinawag si Carl na para may letter para kay Carl. Tapos binabasa ni Kuya Ryan sa umpisa. Tapos Kuya Ryan gumagano. Tapos naku-curious kami, hindi nilaksa ni Kuya Ryan yung basa. Sabi niya, Carl, ikaw hanit ikaw magbasa nito. Tapos hindi binasa ni Carl. Tapos hindi binabasa lang ni Carl sa mata. Sabi ni Kuya Ryan, laksan mo, i-anote mo sa kanila. Tapos yung mga unang part ng letter, parang sinasabi na, ano, na, we're sorry, ano, Carlin Pin, for you are no longer a part of FEMI. Oh! Parang inalis na siya sa FEMI, gano'n na. Ilan kami, oh, shucks! Kapag gano'n kami. Tapos sabay last part ng letter, nireveal na ano, na merong concert ticket ni Justin Bieber. Mm-hmm. Na binili ni Mahal niya parang kay Carl. Kasi akala ni Carl na naubusan na sila ng ticket ng Justin Bieber. Pero ang ano pala, si Mahal niya pala yung bumili. Mm-hmm. Tapos ayun, binigay niya yun kay Carl. Tapos ayun yung birthday gift niya. Yes, niya. Ang una pa nun, ang ginawa niya, lumabas si Mahalia na ano na naka Justin Bieber outfit. Kumakanta siya ng baby, kinadlan niya sa layawan niya si Carl. Ah, parang panot niya yung episode niya. Tapos next night, sabi niya, sorry, ano, sorry tol, kung ito pa lang yung mabibigay ko sa yung
Justin Bieber kasi hindi tayo nakabili ng ano concert ticket niya. Sabi niya, sorry, pero sana nagustuhan mo pa rin yung Justin Bieber concert na binigay ko sa'yo. Ang gano'ng limahal niya, inayos niya yung book niya. Oo, nabasad ko. Tapos nagsuot siya ng ano na purpose si Justin Bieber kanya. Tapos nagsayo siya. Sobrang gusto ni Carla. Sobrang idol kasi ni Twini si Justin Bieber. Oh, sweet. Tapos ayun, sinayosayawan niya si Twini. Tapos ayun, yung pala, binili na pala ni Mahalia. At hindi pa yun. Meron pang sinet up si Mahalia sa kotse sa labas ng Happy Birthday Carla. Tapos nandun yung mga gift ng mga ninangs nila. Na dalawang drone, ganun. Grabe, grabe. So, aww, ang safe lang, Carlia. Anong song ang pwede niyong pantayin for Carlia? Uy! May sinulat si Telly na kanta! Ay, sakto! Meron akong sinulat si Telly. Actually, ano yun? Sinulat ni Telly yun. Tapos din, nagtulungan kayo. Nagtulungan kayo ni RC. Tinulungan ko siya na sa'yo. May ayaw sinulat kayo sa Carlia nung time na sinabing content lang sila. Content lang sila. Oo, sinabi nila yun sa YouTube, ganyan. Si Carl, nagko-content na siya na yung nahulog ka na sa kanya. Tapos, tan, pero content lang pala. Ganyan, nagkaroon na siya ng content na sa TikTok. Ano, pwede pa kung ano, kung burus? Guitar bus. Guitar bus. Huwag si Ali, pagod ko yun. Nasa taas po, nasa ako. Ayan, pwede tuloy muna. Kasi gumawa si Telly, pinarinig niya na sa akin yun, di ba? Ang ganda nung promise. Nandun ako sa ano nun. Andun ako sa room 3 nun. Tapos, nasusulat ako ng kanta. Wala akong maisip na topic. Wala akong makita na topic. Na. So, ayun, ang ganda lang kasi nung concept na iisipin. Kung yun talaga yung concept. Kasi ang concept nun is na content lang. Si Carl, kay Carla POV to eh, content lang. Content lang yung ano yung tingin sa kanya, pero contento na siya. Tapos mo na ba yun? Hindi ko na-release. Tapusin natin. Kasi ang ginawa kasi ni Telly na, nagsulat siya ng part ng chorus. Kasi nung verse niya, hindi pa talaga malinis, hindi pa maayos. Mm-hmm. Pero yung chorus, inano namin. Linis. Yung, kasi meron siyang parang yung last line, hindi niya makumburos. Oo. Hindi niya alam kung ano nilalagay niya. Pinuntahan niya ako sa room 2, kasi katpakuwi na ako nun. Pinuntahan niya ako, ano kaya pwedeng ano kaya hindi kumburos dito, ganyan. Kasi ang ginawa ko, sinulatan ko ng last line dun sa yung last sentence nun. Or last two na stanza. So, natatandaan mo ba yung chords? Oo. Alam niyo ba yung lyrics? Basic lang. Alam ko yung ano. Contento? Yes. Thank you, mahal. Amoy season 2 yung tulog na yun. Yung tono. Go. Kasi yung narinig ko yung season 2 eh. Ayan guys, pakinggan niyo. Istra mo natin. Okay. 1, 2, 3. Ito, wait lang guys. Ito ha. Sinulat namin ito ni Teddy Boss sa Carlia Boss. 1, 2, 3. Alam kong contento. Ngunit ako'y nahulog na sa'yo. Anong gagawin ko kung kahit off cam ikaw ay gusto ko? Ang hiling ko, ang hiling ko ay ikaw. Wala nang iba pang taas ang mga anay kasi hindi natin kiyan eh. Ayan! 1, 2, 3. Alam kong kontento, ngunit ako'y nahulog na sa'yo. Anong gagawin ko? Kahit off cam, ikaw ang gusto ko. Ang hiling ko ay ikaw. Wala nang iba pang hahanapin. Alam kong kontento, ngunit kontento. Oh, kontento na sa'yo. Parang may laman sa content. Ha? Hindi kasi yun talaga yung lyrics noon. Alam kong kontento. Woo! Content! Alam niya! Nung time na yun, sinulat ko yun sa ano? Sa Carlia. Sa Carlia pa nun. Wala pang turtle. Wala pang turtle nun, guys. Ano pa lang nun? Dumb lip pa lang nun. Dumb lip? Oo, bias na bias namin yun si Dumbs. Diba? Hate na hate mo ako nun? Oo! Kasi ang pangat ng entrada mo nun eh. Ayaw namin si Teleboss na ma-associate sa mga issues kasi na kung puro. Kaya ayun. Pero binigyan ka namin ng chance. Kaya alam kong contento, no? So yun yung kanta namin sa Carlia po. Katro. Sobrang ano. Dapat tapusin yan. Pinarinig ko yan kay Carl. Tapos ayun, kinilig siyang gano'n. Tapos sinawag si ano si Mahalia. Mahalia, pakinggan mo ito. Galing kasi. Tinawag niya. Bumaba ko talaga siya. Mahalia, pakinggan mo ano, tinawag yan. Sobrang excited niya nung pinarinig niya. Kasi nga, hulog na siya no. Aww. Para sa inyo din yan, turtle. Sabi, wag kayong decision. Di ba para decision? Sa inyo din yan, turtle?
Decision ba kayo si Terry Rig sulat nyo, no? Okay, pag-usapan naman natin, marami kasi yung mga nagko-compare sa S3 at S2. Alam na natin yan kahit nung concert, kahit nung ano, pagpasok ko lang, ay, ito, S2 pa rin, yung mga ganyan. Mas magaling ako, daw. Ako, sige na natin. Ako una pa lang, parang naamuhin ko na agad. Nakita ko na yung mga creators ng season 3, ganyan. Sabi ko, oh my God. Hindi naman yung sama-sama, parang alam ko ng maraming pa-ish, pa-gana, mga ganyan. Para mga ano nila, mga pasabog, pakulo. Sa yun, meron yung nangyari. Kumbaga sa season 2, ano, yung eto sila, tapos parang mas gumrabe pa sa season 3. Yung mga issues, ganun. Kasi true. Masyadong broadcast yung ano yun. Masyado na lang inano, ayan, may issue kami, ganun. Paano pa kaya sa season 4? Yun nga eh, abangan nyo kami. Uy, hindi! Pero manifest. Ako nung ano, nung una, di ba hindi ko pa naman alam na part ako ng S3. Pero mas ano ako ng S2 kasi nga doon ako galing sa Ascot. Yes, yes. Ako. Nakocompare na talaga na ano, ganun. Kasi nga, isa ako sa mga nagsasabi na, bigyan nyo ng chance yung season 3 na i-prove muna yung sarili. Kasi yung unang season na 24/7, unang season na as in na parang naramdaman ng mga tao na kasama sila, na part sila ng show kasi naka-live 24/7. Mm-hmm. Yung unang mga tao na yun, season 2. Siyempre kayo yung first, kayo talaga yung tatatak, parang ganun. Mm-hmm. Kaya ang sabi namin nun ni Ali, kami dalawa, sinasabi namin na, ano, na bigyan nyo ng, alam naman namin na mahal nyo yung season 2 and sobrang na-appreciate talaga namin yun. Pero, ano, yung mga season 3 naman kasi, parang they're trying their best. Yes. Ganun na parang, ano, bigyan nyo din ng chance, na-try nyo munang kinalaman. Ang sakit kayang i-compare. Ano, sobrang masakit talaga. Sobrang masakit. Alam mo, parang nanay mong i-compare kasi ibang bata. Alam nyo ng concept. True, ang sakit ma-compare. Di ba, RC? May laman. Ha? Masakit na ako. Hindi, kasi minsan nakakompare tayo sa mga ibang tao. Gano'n. Masakit talaga ba? Tapos lalo na kung parang sasabihin na mas better. Oh! Nung concert nga namin, nung season 3 concert, ang sakit-sakit nun kasi may nanirinig kami na sinasabi na, ay, wala, lalamunin kayo ng season 2. Hindi pa kami, wala pang nakikita, hindi pa kami nagpa-practice, wala pa akong kinukumburus, na, ay, lalamunin kayo ng season 2. Wala. Name drop. Ay! Hindi na kayo binigyan ng chance na i-prove yung sarili niya, no? Hindi na kayo binigyan ng, wait lang, hindi pa kami nagsisimula. Nung time na naririnig ko yun, na, kasi nung una hindi ako nangingilap sa ano eh, sa concert kasi, ang mga inasay na director nun, si Ate Moore, si Kate. Nakikinig lang ako kung anong gusto niyong gawin, anong gusto niyong, pag may suggestions ako, sinasabi ko, ganyan. Nung naririnig ko na, ay, walang-wala kayo, papanising kayo, ganyan lang, doon ako nag-ano. Na West, hindi dapat ganyan. West, hindi dapat ganyan. True, eh, competitive to. Ayan, kaya, kung napanood niyo yung opening ng season. So, sobrang galing naman kasi talaga. Sobrang galing ng, ano, ng performance ng, ano, ng S3. Lahat naman talaga ng season. Isipin mo lang doon pa yung pressure kasi sabay-sabay daw yung that time. Parang nape-pressure na kayo sa loob. Tapos parang practice. Tapos kung mo-challenge. May challenge pa kami. Kasi diba? hindi kami nawalan lang kami ng kumo-challenge nung ano. Hindi kahit ang last week, meron pa rin kami. Ba't tigang mo yung ano, nung concert, grabe yung kinalabasan. Tapos, the best. Sabay-sabay pa may mga episodes. Pero yung totoo, natakot ka ba na ano? Natakot na ba kayo mga season 3 na lamunin kayo ng mga season 3? Meron kaming ganyang thoughts na ano, na ang mangyari, kami yung magmukhang guest dun sa concert kasi nga, syempre, ang daming performers sa season 2. Syempre, ang busy Ali, local. Para meron kaming thoughts na, ay, parang na ano kami na kumburos na kinakami. Pero instead na napaghinaan kami ng loob na sinabi, kasi narinig nila yun eh. Ang ginawa ko, pinepto ko na lang sila. Na sinabi ko, ano, hindi natin makakontrol kung ano sasabihin nila. Na pag sinabihan tayo ng ganito, hindi natin makakontrol. Pero makakontrol natin yung response natin sa sinasabi nila. Ano bang magiging take mo dun sa sinabi? Will you take it negatively or gagawin mo yung motivation to do better? Or yes. To do the best? Sinabi ko sa kanila. Tapos after nun, sinabi ko, kasi diba, pinipressure na kami nun. Kasi yung season 1 ito, nasa Italy nun eh. Uh-huh. Tapos pinapakita sa amin na parang sila, hindi comfortable yung tulugan, walang maganda. Tapos kami, sobrang ganito. Kasi yun naman, nung time na yun, ang dami talaga namin ginagawa, ang dami namin episodes, ang dami namin puyat, puyat, may ano pa kami noon, may gadget challenge pa kami, deliverables may deliverables pa kami, lahat talaga sabay-sabay, so nagkakaroon kami ng ganun. Pero para sa amin din naman kasi yun. True. Exposure din kasi namin yun, pagka top end season, di ba, wala na kami doon, pero may mga episodes doon na kami pa rin yung pinapakita, kami pa rin yung pinapalabas.
So para sa amin din yun. Pero yun nga lang, sabay-sabay, nakaka-pressure, ganyan. Pero at kasi yung sinasabi pa ng iba na, gaganyan yung kinasisip. Na ano pa kami na sinasabihan pa kami ng gano'n. So sabi ko sa kanila, instead na gawin na gamitin natin yan as, ano, parang madown tayo, ganyan, na huwag na lang natin gawin. Huwag kami na lang sila na. True. Hindi, sabi ko, kaya natin. Sabi tapos ko, i-proof. I-proof. Marami silang performers, marami silang dancers, tayo. Sabi ko, wala namang mas magaling eh, kasi pare-parehas tayo daw, so full of talaga lahat tayo magaling. Yes. Diba? Lahat tayo parang ano, worth it puntahan doon, worth it panoorin doon. True, lahat. At saka lahat, sabi ko sa kanila, ito ha, season 3 sa atin to. Sabi ko, ang pupuntahan ng tao tayo, guest sila. Although may part, guest sila, tayo pa din to, atin pa din to. Yung mga nagsisan na si Sir JB ng mga videos, ng rehearsals. Sabi ko, tayo, mag-send din tayo. Sabi ko, mag-video ako ha. Isasend ako sa JC. Ano, doings to, doings. Hindi na kami kong competitive. Nilalaro na. Nilalaro na talaga na. Mag-send ako doon ha. Kaya kami ng JC ha. Nilalaro na na. Parang nagiging, ano na, parang nagiging may joke na doon na yung pressure na ituturn na sa... Ituturn na talaga siya sa gano'n na. Kasi nga, makikita mo sa kanila eh, na kapag ka nagpa-practice talaga pagod sila, kuyat, ganyan, pero nagpa-try talaga. Ang galing. Galing. Sobrang galing naman talaga ng performance ng mga season. True, lalo kay Rockstar Beat, pang international talaga. Pero yung favorite ako din eh yung Irede Malapet, Irede Pabulong, favorite ko yun. Ba't naging favorite mo? Kasi ano, yung ang galing ng sayaw nila. Ang galing talaga ng sayaw nila, yung ang astig, ang angas, para pagkasiraw nila, gusto mo ding mag-vibe ng ganyan. Angas. Pero meron akong pinaka-favorite na performance ng concert. Ano? Yung Tribune. Oo. Ay, kailan mo yun? Tribune. Sobrang galing nun. Sobrang gagaling. Ang gagaling. Sobrang talagang gagaling pang international level. Grabe. Yan ang sisisisisis dun. Yes. Galing nun. At saka Shelly Bowles. I don't wanna get to you, and then... Grabe, grabe, grabe yun. Sino nga yun? Ano bang ginawa niyong Terribles doon? Paano nga yun? Gawin mo nga, ginagayahin mo nga. See anybody could be good to you. You need a bad girl to play on my mind. Ginagaya mo! Kapuses mo! Hala, kapuses mo! Crush ko na yung umanong ganun yung nagawa sa concert. Ay, nasa concert na na. Ay, hindi mo na yun. Crush mo na ako niyan. Ayan na. Crush mo ako siya. So ayun, sinong CC from season 3 ang... Ikaw, nababanas. Eto nga, sinong sa kagaling ako season 3? Siyempre nanonood kayo na season 3. Siyempre, ingay na season 3. Sinong content creator ang pinaka nababanas kayo? Kung hindi nyo kaya i-name drop, first letter. Season 3? Ay, nababaitan pala. Pero wag na, sige, doon tayo. Nababanas. 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 Sa season 3, kami, yung tatanungin mo. Nababanas. Si Arsene na lang, para safe. Nababanas. As of now, ano naman eh. Explain. Ito lang ah. Ikaw muna, pag may naisip ka sabihin mo. Okay. Go. Nag-iisip ako ng akin eh. Babanas. Pinang nababanas. Na, pinakaayaw yun lang. Na artihan, parang gano'n. Uy, play safe na gano'n. Ah, ito. Ito. Nung una talaga, na-misinterpret ko siya. Sinasabi ko to talaga pagka ano. Pagka may nakikita ko siya, parang gano'n, parang may attitude siya, parang gano'n. Parang matitikon ako pagka nakikita ko siya, parang gano'n. Kasi, yun yung first impression ko sa kanya. Kasi, ayun, yun yung nakikita ko sa camera, gano'n. Sino? Si Rai. Ay, si Pepper, sabi ko na yun si Pepper. Si Rai, nung una, na-misinterpret ko yung kumkuro niya. Parang sabi ko, parang... Ang tapang ng... Pero nung unang-una, inaano ko siya sa akin, yung parang, hello, parang ako, kasi tahimik. Nung una kasi, diba, tahimik si Rai. Tahimik siya, tapos sumasayaw, kumakanta, gano'n. Nakita kami nun sa secret bar. Tapos sinabi ko sa kanya, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Tapos yun, parang may lumabas na issue na gano'n. Tapos ayun, parang, parang na-off ako. Talaga. Kasi, syempre, may mga sides na may narinig kang mas side na to. Di ba? Mas side, mas kwento na ito na ganyan, mas side niya. Pero, so, may pumabor, parang pumabor ka sa side na kung kuro-kumburos, gano'n na, hindi lang natin ikukuburo. Ganon, si Rai, naartihan ko siya. Pero, nung pumasok yung inay ko, pumasok siya doon sa talk,
Sobrang napakaluminis yung pangalan ni Ryan. Kasi, alam mo, kinikwento sa akin ni ano ni inay yon na ano si Rai ganito na ganyan Pepper ano can you die can you ano sabi kina ganito Pepper can you pass away can you pass away sobrang cute parang ano parang nakaka-vibe ng inay ko eh pag naka-vibe niya pwede namin maka-vibe kasi syempre kalog ganun tapos nakikita na ko sa kumkuro niya na nagano'n yung personality niya, kinikwento niya na ganyan na pagka nagka-campaign siya yan, tinutulungan siya na vote to save, ganyan-ganyan. Wala ako nun sa mansion ha, kasi may sakit ako nun, nasa ospital ako nun. Tapos ang nanonood kami ni Ali ng revelations, pinapanood namin yung mga vote to save niya. Sinave ko ni Pepper nun, tsaka ni Nads. Marami pa yung kailangan. Mm-hmm. Tapos ano, yung mga sinabi ni Pepper, doon na-touch ako, na, ano, sinasabi niya na si RC kasi siya lang yung naka-appreciate ng singing voice ko, ng talent. Kasi marami yung nakakarinig ng boses niya din sa stations, pero hindi siya sinasabihan ng ganun. Kasi sinabi ako talaga siya na ang ganda talaga ng boses niya, ganyan, ang ganda, may talent talaga siya. Na ano ako na parang, ay naalala niya pala yung mga ganun pala lead na details na mga pinag-uusapan namin, ganyan. Tapos sila pa maganda kay Pepper. Ang maganda kay Pepper, for example, order ng food yun. Wala ako noon ha. For example, wala naman akong in order, wala. Pero meron ka doon. May pagkain ka doon, kapag humingi ka, may bibigay sa'yo. Napagbigay. Ganun siya, sobrang generous niya. At saka si Pepper kasi, nami-misinterpret lang siya kasi nga yun. Ano niya, ang strong ng straightforward. Person. Straightforward. Yung sinasabi niya talaga yun na, sinasabi talaga ng inay ko yun na, ano? Matapang. Si ano, si Pepper, eh, ganyan na, pagkaayon niya sa'yo, ayon niya talaga. But Pepper? Tawag niya. But Pepper, paminta? Hindi, bakit Pepper lang? Gusto lang malaman. Ako biglang Pepper eh. Tapos si, ano tawag niya, ang Ginger yata. Ginger? Abang mga gulay sila. Basta mga ingredients kasi. Tapos ayun, naano kami sa kanya. Ayun, naano kami sa kanya na kumpuruhan kami, ganyan. Ayan. Eh di ba, ayan, sa season 3 muna tayong focus. Sa season 3 ba, inay? Ano? Meron kang nakungkur na parang ano ba to, naliligo ba to, ganun yung amoy niya kasi parang hygiene eh, yung bad, may bad hygiene. Bad hygiene, yes. Meron. Ano ba, sa body odor ba or? Kahit saan! Basta bad hygiene, ganun. Meron. Ba't ganyan yung tura mo? Parang kumpul. Meron talaga, meron. Ano na yun? Start with letter? Oy! Ay, ba? Eh, di ba na-filter? Dahil sa season 2 din, meron. Ay, yung isang to meron talaga. Meron! Ay, isipin ko. Dilubyo. Alam niyo na. Ay, oo. Naisip ko na. Pero nagbago na siya. Nagbago na? Ako napansin ko, medyo hindi pa. What? Ay, kilala ko yan. Kilala mo? Pero ito kilala mo. Yung isa pa. Sali ako dyan! Ba yun? Ah, oo! Di ba? Oo! Grabe! Sino daw? Hindi may kapots dyan. Oh, okay. Diba? Oo. Anong gusto natin sa'yo? Ah! Ay, iwan ko lang! Ay, yun yun! Yun yung naisip ko. Iwan ko lang akin! Basta ano eh. Iwan ko lang! May mga bulls dyan! Ako may kumpulong pa! Madali. Diba? Ah! Oo! Yan! Pasto ba siya? Ako ka na lang ako! Wala ka! Ako kulong pa! Ay, sige! Diba? Ah! Diba? Yes. Di, may mga ginawa kasing tao. Minsan hindi nila alam sa sarili na ganun pa pala sila, di ba? Last letter. Kasi alam mo yun. Kasi alam mo minsan nga ito yun. Hindi natin minsan nakokontrol yun. Di, hindi naman din nila kasalanan, ganun. Hindi, meron time na hindi nila nakasalanan. Pero may time na kasalanan nila kasi tamad sila. Di ba? Oh, true. May ganung time. May taong kasalanan nila. Kung ba't sila ganun? May mga taong hindi nila nakokontrol na. Kasi mali mo. Kuwari, malay mo, halimbawa, ako, ano, ganun, yung pagka, ako, pag pinagpawisan ako, wala, pawis ko, mabango, ganyan, kasi, wala. Pero, hindi, halimbawa lang naman. Ay, tapos, halimbawa, may tao na, di ba may ganun tao na pagka pinagpawisan siya is yung merong amoy, kahit na talaga nagpapabango naman siya, naliligo naman siya, may mga ganun kasing tao, kaya hindi rin dapat natin i-judge. Judge. Based kasi on, yung, minsan kasi yung, malay mo, hindi rin naman nila ginugusto yun. Ito ha, may i-educate. Yan, yan yung gusto ko eh. Kasi tayo tinatawag na apocrine sweatlands. Oh. Yung apocrine sweatlands natin, yun yung nag-eggs, ano bang tamang term?
naglalabas ng ano. Toxin. Ng, oo, yun. Sa katawan. Toxins ng katawan. Ay, click mo doon. Ng odor, yun yung parang nag-activate ng ganun. Kaya talaga importante na kapag ka napapawisan ka, lalo pag mga kasi pawis yan, ano yan eh, parang na-attract yung mga bacteria. In germs. Once na nakapag-attract ng bacteria, doon siya maglalabas ng mga kumkum. True. Kaya pag importante na kapag ka napawisan ka, kahit anong babango ka, magpunas ka na, ganyan, magpulbo ka. Parang kung burus. Parang sa hentabing amoy yun. Oo, kung alam mo naman hindi ka amoy pleasant, wish ko naman, makawa ka naman sa mga kasama. Gagawin mo ng prison. Pero yun, minsan ano, oh ito may challenge ako sa inyo. Paano nyo sasabihin? Paano nyo sasabihin sa tao? Na ang baho mo na hindi siya nasasaktan. Oo, na kumari ikaw, kumari Terry, mabaho yung hininga niya. Paano mo sasabihin kay Terry na mabaho yung hininga niya in a nice way? Kumari ka ba na si Sig? 3, 2, 1! Okay, ako. Uy, Terry. Oh. Ano ang toothpaste mo? Mas parang mas masakit yun! Open pa rin yun! Mas masakit yun! Isa pa! 3, 2, 1! Terry! Panting tayo! Toothbrush! Panting tayo! Sige na! Kasi may kasabay! Sa response niya, ano? Bakit? Hindi, wala lang ako. Sabi mo mag-toothbrush eh. Yung kasi love language. Sige nga, comment nyo nga dyan, guys. Comment nyo sa ano, sa mga viewers natin. Ikaw naman. Ano? Kunyari siya, may amoy. Paano mo sabihin hindi siya nasasakpan na open? 3, 2, 1, go! Ali? Ali, may morning kung kano ba? Hindi, Ali, kagising mo ba? Pwede. Mukha kung kano siya. Ali, yung ano mo? Hinanong si Do! My best friend! Gabi na, Dominique sa Paris. Pero yung hiling mo, may morning. Hindi, gano'n. Hindi ba? Ikaw. Paano ba? Parang wala eh. Kasi yun yung pinupo. Try mo lang. Sige. Kaya si Telly. Okay. Telly. Alam mo ba naligo ako kanina? Oh. Ikaw. Amoy mo ang bango ko. Hmm. Ikaw, amoy mo sarili mo. Parang kahit na anong ganda ang sabihin mo yun, pwede may isip masama pa yun. Amoy mo sarili mo. O, di ba ang baho? Maligo ka na. It's time to shine. It's time ang maligo ka na. May tamig ba kayo sa inyo? Ayun naman, sinong sisi yung parang sa S1, S2, ay sa S3 muna, yung parang na-attitude ang kaganan. Dahil nasa SMFNC nga tayo, name drop yan ha, walang last name. Na-attitudean, anong season gusto nyo? Kahit sa season. Si, charot, sa ano, na-attitudean. Attitude. Yung 8 letters. S1 ka. Ah! Ang dami nyo. Charot. Wait lang. Kayo muna mag-isip, bami naisip na kayo. Muna. Matagal ako mag-isip. Oh, hintay namin. Mahika. Wes? Ako na. Pwede ka muna. Si, ano? S1 ako meron. Paano mo lang ako maisip na S1? Feeling ko si ano. Ito. Yung personality niya kasi is ano. Personality niya kasi is parang ano. Parang ganun din kay Rai. Na, ay hindi. Introvert kasi ito. Yung sasabihin ko na ano. Kaya siguro may misinterpret na ano attitude. Kung kayo magbe-base dun sa season 1. Siya siguro sasagot nyo. Kasi introvert ganyan. Tapos tahimik siya, tapos yung tingin niya parang meron siyang resting beach face. Si Ishii. Ay, yun ang nga eh. Ako, feeling ko yun na siya. Ako, pinaka-attract niyo sa akin. Si Pepper. Alam niyo si Pepper? Ito ha, fuck kay Pepper. Hindi niyo to siguro nakikita sa 20%. Kapag ka nakita niya yung, kunwari nagkasalubong, may kinakasalubong siya na ayaw niyang tao. Basta kaya alam niya yung tao na yun nakatingin sa kanya, ihirapan niya talaga. As in, harap-harapan ha, right in front of, dun sa face na nung, pagganyan niya talaga yung ayaw niya. Alam mo hindi ipapakita sa'yo na ano talaga, na hindi ka niya i-sugarcoat. Oo, sugarcoat na ano, ganyan. Ayaw ko sa'yo. Ganun siya, hindi talaga siya nag,
ano talaga, si Pepper talaga, straightforward. Yun talaga yung hinahangaan ko sa kanya. Kasi hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Kapag kaayaw mo doon sa tao na yun, magbabait-baitan ka. Sa true. Hindi, eh, mag-ano ka. Kasi, ay, hindi talaga. Kaya si Pepper, inamayin. Sobrang straightforward niya, no? Si Levin kasi, nagsumbong nga yun si Brooke. Kasi hinirapan siya. Sabi siya, may kusura yung lagi ako inihirapan. Kasi ayaw nila kay Doc. Ayaw nila kay Doc. Kaya ayun, ginagawa, inihirapan. Oo, oh, ano yun, mahirap gawin. Oh, oh. At saka si Pepper kasi, mapag-aral sa kaibigan yan. Na kapag kakanwari, ako, ikaw, kaibigan kita. Hmm. Tapos, ano ako si Pepper, ikaw, kaibigan ko. Tapos si Terry, inaway ka. Batiin na kayo ni Terry, kaaway ko pa si Terry. Hindi pa rin nakamukod. Hindi pa rin siya, ganun siya talaga. Kaya nung ano, kasi nagkaroon ng issue dati si Rachel at saka si Levin. Uy. Oo, na parang cause something ganyan. Tapos si ano si Pepper, din na ano siya, nainis siya kay Levin. Kasi nga kaibigan, close na close sila ni Rachel. Close na close talaga si Pepper at saka si Rachel. Tapos, edi nalaman ni ano, na parang, ano nga, inaaway ni Doc si Rachel, si Pepper naman, ay for the protection, syempre kaibigan. Kaya ano, which is yun naman talaga initial reaction ng mga kaibigan. Initial reaction ng mga kaibigan kasi for the era talaga, ganyan for the era. Mm-hmm. Yun talaga si Pepper kasi mapagmahal talaga siya sa friends na pagka kaibigan niya talaga, ayaw niya nagagalaw na so, pag siya. Ano, pag may content creator sa season 3 na hindi makalimutan si ano yun, si Rayo yun. Na hindi ko makakalimutan? Mm. Para sa'yo, memorable. Oo, ang memorable na yung parang na content creator na palapit sa'yo, sobra ganyan yung parang... Napalapit sa'kin. Pag sinabi yung season 3, ito agad doon ang mga ano. Ah, si ano. Sa'kin talaga. Sinads na talaga siya kasi si Rayo. Sinads na siya Pepper. Kasi, sinads? Oh, si Radin? Ay, Radin yung lab din pala nila yun. Nadine. Nadine. Kasi ano, sila yung pinaka, lagi ko sinasabi to sa lahat ng live, sila yung pinaka-list na ina-expect kung makakaklose ko. Kasi ako pinapromote nalaga, di ba, yun nga yung presentation nga ni Telebus dun sa ano. Kasi ano, si Ryan nga, ma-attitude nga yung ano niya, yung vibe niya, parang gano'n na parang hindi mo siya makahawa, parang defensive with us, parang gano'n siya. Pero nung pumasok ako noon, kasi syempre hindi ko pa sila close, ang close ko lang sa grupo nila si Angie. Na ano, pero ano talaga, tinitinit nila ako sa family. Nung nagkasakit ako, si Nadine, siya yung nag-alaga talaga sa akin, nung parang tinakaso ako, binibigay niya ako ng dollar religious nga, tsaka ng strips, ganyan. Tapos, chine-check niya ako na, laging run, are you okay? How are you feeling? Run. Ano talaga sa akin, run, tapos kanya, nads. Tapos, nung concert niya, nung nabangasan ako dito, nakita niya yun, na nag-ano, kasi nung sinalo ko si Gil, na ano, akong religious. Si Yano, kasi mali-mali wakas. Hila, gusto yung gano'n ay ako. So, sobrang ayaw kung natatakot ako na baka maghulog si Gil. Siyempre, baka mamaya ma-accidente siya. Sinulo ko siya kahit gano'ng critical yung ano, situation. Muntik na mabali yung head ko. Sinulo ko siya, nasugatan ako. Tapos sabi ni Ronald, Ronald, are you okay? Do you need ice? I'll find ice. Naganap talaga siya ng yellow. Para lang maano, para lang maglagay ang mga... Ang parang ano ay yung vibe ni ano, ni Nadine. Ang sweet-sweet niya. Ang lambing niyang kausap, parang gano'n yun. Ako sa season 3, ang hindi ko, ang para sa akin, ang matatandaan ko agad yung parang sinabi mo is, ano sino? Si Gail. Si Gail, why? Sobrang ano, si Gail nung una sa akin, si Gail, ano siya, parang season 3 sila, season 3 nila. Oo, yun din pala, si Putoy din, ganoon din si Putoy, mabait din siya. Hindi ko rin siya in-expect na makaka-close. Kasi Putoy? Nga, tulad sinabi mga ano sila, no? Mga si, Putoy. Si Putoy kasi, si Putoy, si Gail. Game. Ano yun, bago pa lang siya mag-House of Collab, bago pa siya maging content creator dito, ano na siya, meron na siyang name sa entertainment industry. Mm. Kasi nag-commercials na yun. Nagka-cameo na yun sa mga TV shows, ganyan. Tapos ano siya, nang Katniel nga, anak-anakan siya ng Katniel. Kaya ako siya pinalo sa Twitter dati kasi anak-anakan siya ng Katniel. Tapos yung face niya, combination talaga. Ay, adik ako sa Katniel. Medyo ayun. Ganun siya. Pero kahit ganun siya, alam mo ano, hindi niya kami tinrato na parang ano na mas above ako sa inyo, na superior niyo. Pantay lang na hindi yun. Pantay talaga. At saka ano, siya yung hindi ko ina-expect na ma-attach na kumburo sa akin. Kasi ano, nung ano kami silang dalawa ni Angie, umuwi ako. Tapos lagi na lang ako pinupuntahan sa room, hinahanap to ako ng dalawa ni Angie at saka ni Gil. Na parang iba't iba di pa daw ako umuwi, ganun. Sa true, sobrang nagustuhan ko siya. Grabe talaga ang Gil. Hoy! Ay, mga attitude kasi. Ay, sobrang ano si Gail kasi ano, yun nga nung una, ano lang siya parang sa akin, season 3 si Gail ganyan, season 3 siya. Pero nung lumabas yung episode nila ni Angge, yung umiyak siyang ganun. Sobrang totoo niya doon kasi kung hindi totoo si Gail,
hindi niya gaganunin si ano, hindi niya, hindi siya a-against kay Angge. Pero hindi umagin siya kay Angge kasi alam niya na nasa tama siya nung time na yun. Nasaktan siya at nagpakatotoo siya. Doon ko siya lalo, doon lalo siyang gumanda, in-idolize ko siya doon kasi gumaganda, mas lalong gumaganda ang tao pag maganda ang ugali. At saka pag totoo siya. Mm-mm. Sobrang ganda. Kasi pala hindi ko makakalimutan sa season 3, si Ate Morings. Kasi si Ate Morings talaga yung naging human diary ko. As pagka? Pagka nagkukunguro ako. Kasi ako, pagka hindi, malalaman mo hindi ako okay kapag ka ano eh. Kapag ka tahimik lang ako, ganyan. Tigaw content lang ako, tapos mag-content, ipo na ako ulit. Ganyan. Kapag doon ko nililibig ang sarili ko, alam niyo, pag kanal hindi kami okay ni Ali. Mm. Ang content ko sa isang araw, naabot ako ng 12, 13 posts sa isang araw lang. Kasi para ma-distract ako, para malibang yung sarili ko. Kasi alam ko na pagka hindi ako, wala akong ginagawa, iiyak ako. So ginagawa ko, nagko-content talaga ako. Parang din ako, makaigaw din ako sa mga questions. Yung tatanangin ka na, okay ka lang, ganyan. True. Eh, lalo ko maiiyak. Lalo ko maiiyak. True. Pag ganun, kaya ginagawa ko, nagko-content na lang ako. Uy, okay ka lang. Ganun ako, maiiyak. Alam siya, nakapin ka pa. Doon ka talaga bubuhos yung ano mo. Eh, si Ate Mornings, pag sinabi yung season 3, yan, Ate Mornings. Mm-hmm. Si Nuts Land, si Pepper, si Putoy, si Luigi. Parang si Ate Mornings yung naging, ano, ina-absorb niya yung mga ano, kasi siya yung tigapayo eh. Pero sa Ate Morris, sobrang talino niya talaga dyan. Pero talaga, kunturus talaga siya sa atin. Kasi nga, coaches don't play, sabi niya. Coaches don't play. No? True. Diba? Primbea. So, yun. Oh, again. Okay, blind item na naman kami sa inyo. Another plot na naman! Sino itong dalawang na laging nag-moment after ng 1 a.m. end live sa Kumu? Palaging may kasama. Comment down. Hello. Kung sino sila. Enroll the... Kaya, may appreciate ba kayo sa season nyo nung laging magkadikit? Ganon yung parang may something. Ay, ako meron. Splook? Splook. Di naman natin mawala kahit magpababae. Babae, lalaki. Babae, lalaki. Ah. Meron. Dikit lang naman eh, wala naman ano, siyempre may nabubuong love team, ganyan, no? Ako lately lang, lately, bago mag-NGS. Ay, nabibigay! Ay, nabibigay! Isa pa! Kaya, one more time. Bago so, na yung makita ko sino yun eh. Oh, yun, sino nga? Bago mag-NGS season 3, na parang sobrang close na gano'n, na parang lagi magkasama, yung hindi mabubuhay ko sa nung mga team. Okay. Ako ba? Anong season 3 na ata yan. Ayun na, comment na, sinabi na sa comment. Season 3 eh. Na yan, 2022. Ah! Go. Teka lang, teka lang. Oo. Ay! Oo, yun din na sa... Okay. OMG! Tumatay yung part, di ba? Ano sabi niya? Ano sabi mo dun? May gulat kayo. Ako, gulat ako. Gulat ako, din na ako. May expect lang ako na ako sino yan. Siya, hindi na nagulat siguro. Kasi syempre, nandun na siya sa bahay. Yung dalawang, yung dalawang yan, napapansin ko na yan sa house. Ay, sa mansion. Na ano, na lagi magkasama, ganun. Kasi hindi mamumuhay yung isa nang wala yung isa. Parang pagkakain yung isa, kakanapin. Kailangan kasama niya yung isa. Ganun. Tapos sa isang plato lang sila kumakain. Pero kami, yung walang alam, nagulat ako na may ganun pa pala. Ano, may something pang may nangyayaring ganun. Uh-huh. Wow! Pala nga! nagulat din ako kasi. Pero ayun. Season 1. Oo, may ganyan. Hindi lang after 1 a.m. Kasi naman after 1 a.m. dun eh. Season 2. Season 1, may ganyan. Kaso? Oo, may ganyan. Ayun ba yung sa... episode din naman yun eh. Ayun ba yung sa ano, sa class... sa closet? Wes. Ay, ba 'yon? Wes, very kunturus yun kasi in episode na din naman yun. Ay, no. Hindi ko into muna. Oh, kwento mo nga. Eso ako naririnig na kwento. Parang kunturus ano sa closet. Hindi, sabi may sabay daw pumasok boys and girls as nagtagal. Ako estimate sa closet. Nung season 1. Ako nung season 3, may ganun ako kilala.
Ano na lang kasama mo, nakasama mo, hindi namin narinig. Meron kang kilala? Meron kang pareho yung kilala natin. Sa CCTV ko nga lang natin. Pero kung kilala kayo, kilala nyo. Ikaw, kailan ba'y kilala nila? Kailan kilala ko siya? Ow! Yung mukha ko dyan ng puti na. Sa clue? Clue? West Alibol. Season 3 siya. Oh, season 3 ka. Alis kami sa'yo. Pero alam mo yun. Oo, oh, oo. Oh. Alam mo din yun. Oo. Oh, okay, mag-clue, ala. Clue. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano hindi mo makamalata ng clue. Kaya clue ka? Kaya Ray, may clue ka? Kung paano mo siya i-describe na hindi siya, hindi may siya. Yung moves niya, matopin ko. Yan, ano. Clue, bigay na. May pensi tayo. Talk girls. Clue, Femi. Clue, Femi. Yun lang, yun lang yun. Diba din nila kaya is clue? Huh? Girls. Girls. Talk girls. Are you a girl? Oh, yeah. Talk girl ka. Yes, girl. I'm a girl. Sko. Si Pao Pao, talk girls. Oh, diba? May naisip akong clue. Pero very, very, ano siya eh. Sigaw, very. Pero very, very, ano. Si Ali. Ali, no, no. Ali pa ako dito, please. Anes, Anes. Ay, nagulungan na lang sila. Abang purpose itong FNC kung hindi nyo sasabihin sa mic. Sabihin nyo naman. Teka lang, nag-ano kami ng kukuro eh. Naman. Pero iniisip niya, kasi syempre ako hindi ko naman alam kasi season 3 yun. Mm. Kasi binulong ko sa kanya, di ba? Pero yung iniisip niya, siya iniisip ko isa. Iisa. Isa. Siya ba iniisip mo? Kasi nakita ko sa build ng katawan. Ah! Oh, dun pa lang sa part na yun. Parang inisplok ba na? Ayoko, baka maki-splok ako, sabi ni si Church. Aling ni! Teacher, siya kumanak ka! Kasama ka sa ano, sa song Breakables. Papula-pula ba yun? Kakantin natin yung ano. Yung... Ang tawag dito, kinakanta natin lagi. Sugod-sugod? Sugod-sugod. Sugod-sugod. Kuma, let's go! Sa true. Let's go! Let's go! Sabihin niyo niya. Sinabi na, guys, ah. Alam niyo naman na rin kung sino yung sabihin ng katawan. Okay, mga ano kayo makihula kayo dyan sa baba. Yes. Kung kami nga nanghuhula lang din, samahan niyo kami manghula para pare-pare sa inyo dito. Kami ito alam din to para sa true. Ayun, sino sa mga content creator sa prom season 1, season 2, season 3 ang sa tingin niyo? Ako pa sinagot ko na kanina. Plastic. Ikaw, terrible. Plastic? Plastic. Marami, ayoko na lang mag-name drop pero kasi which is parang nagiging normalized na yun sa pagdating sa Pilipinas yung parang pag kunya, naging kayo. Ang okay sa'yo, pagkaharap mo, ganyan-ganyan, tapos nakikwento ka pala yung bad side niya sa iba. Uy, lang ba, ganito yun. Kunyari, si Arsi. Yung ano, hindi ba yung ginawa? Yung mga ganun. Pero aminin na natin sa hindi, kahit may sumatago gumagawa nun, di ba? Oo. So, parang, sakit na yun ng mga tao. Sakit na ng... Yeah. Sakit na ng tao, yun. Si Kuya Ray, distraction talaga. Kuya Ray, ano yan ganyan, Kuya Ray? Hindi, yun nga, guys. Normal. Normal yung ganun, which is, minsan, ang pangit minsan kasi ikaw pala, ikaw yung taong, ikaw yung inaano mo siya, ginaganyan mo siya, parang ang ganda-ganda ng kwento mo sa kanya sa iba. Sobrang proud ako dyan ngayon kasi alam mo, ganyan yan. Tapos hindi mo alam sa likod mo, sa yung kwento mo pala, yung kabaliktaran ng kwento mo sa'yo. Yung nangyari sa akin. Oo. Oh. Diba? Nangyari sa akin. Yung talaga yun, yung talaga yung, ano na, be careful who you trust. Sa true. Kasi kahit na gano'n ka pala kalinis, gano'n ka kabait sa kanya, kahit... Sobrang pure ng genuine ng friendship niyo, sobrang mahal na mahal. Di ba iniisip na ano? Hindi, pinaka-list ko siyang maiisip na ganun na gagawin niya sa akin. Hindi, which ay nga yung mali. Sa akin lang, hindi sa pinagtatanggol ko yun ah. Siyempre ako kasi sobrang maintindihan ko, hindi ko muna siya inusgana. Shit, ang sakit na sinabi mo sa akin. Gusto ko malaman ba't niya nasabi yun. Ba't niya sinabi yun, bakit niya ginawa yun. Oh, ganyan ba? May ganyang at may meron talaga. Hindi mo ba ano, iniisip yung bakit niya na ano yun? Kasi inusgana agad natin eh. Naging mabuti naman sa'yo, pero nagkamali lang naman siya ng isa, di ba? Sa tingin mo ba kanya nagawa yun? Kung ano. Ayun yung tanong, hindi natin alam. Ang ano lang siguro, dapat talaga hindi tayo naniniwala sa hearsays. Yes. Yung hearsays yung sasabihin lang na, uy, sinabi na ganito. Oo. Kasi ako, kahit ako, sabi ko ngayon, uy, sabi ni Terry, ano raw yung kanta mo, tsaka daw. True. Nang hindi mo na ako sa Terry, maniniwala ka sa akin. Oo. Minsan kasi may sinasabi rin naman tayo sa ibang mga, sabi nga, ibang content creator. Tapos kunyari, nalaman nila. Diba? Parang gano'n din yun eh. So pero tayo naman, parang hindi naman natin sobrang minimin na sobrang pinamumukha gano'n. Parang nasabi lang natin yun in a situation that you have
Wow, medyo lang basta ganun. English na. Basta ganun guys kasi ako ano eh. Basta. Alam niyo na 'yun. May point ka. Balikan natin yung pinakauna naging issue sa S3. Yung Yenny versus Sophie. Ano ay. Nagulat ako doon. Gusto ko malaman hanggang ngayon hindi malinaw. Totoo ba 'yun? Totoo 'yun. So kanino 'yun? Yung mabaho. Hindi talaga, hindi ko alam. Hindi, wala pa ako nun sa loob eh. Pero kung sabi ko dun sa issue na yun, sobrang babaw talaga. Kasi isipin mo, syempre girls yun eh. So, syempre parang... Siguro ang, di mo, ang nag-trigger nila. Amin yung sarili mo yun. Ayan! Kahal na babae ka, tapos nababroadcast ka pa. Baka isipin ang tao, kababae mong tao, ganyan. Nagulat ako dun kasi first episode ata nila yun. Tapos ano issue agad? Kasi ano... Nakagising ko lang! First episode eh. First issue ayun. Parang bago-bago pa lang. Second episode. Ayun, bago-bago pa lang. Second issue na. Bago-bago pa lang yung talk season 2, tapos may ganun na. Kasi, di ba dahil pagka bago-bago pa lang kayo, yung, hindi ko alam kasi siya nakatira, tatanungin ko muna, ikaklose ko muna, ganyan. Tapos biglang may issue na ganun, di ba? May hiya ka pa nga, tatabihan siya kasi hindi mo siya kilala, ganun. Tapos nagulat ako kasi nagsisigawan sila, tapos nagsabon na tumpas sila. Ang nag-trigger siguro talaga nun kasi yung pride. Na hindi ka kasi isa, sabi nga nila, okay lang magbiro sa lasing, wag lang sa... Banggisin. Yeah, biniro mo. Kaya stress. Stress din siya ni that time. Yun pala yun, stress siya. Tapos nalagyan ka pa ng panibagong problema, no? Pero importante naman ay nagkaayos. Nagkaayos. Yes. Nasolve ba ang tanong? May umamin. Hindi na parang binigyan pansin yun, basta malaga nagkaayos, no? Bagay. At saka tumulong din yung ibang content creators na maayos yung issue. Si Kay lalo. Noong episode na yun, nakita ko rin si Kay nagpaka-ate. Pinanood kasi namin yun talaga. Na nagpaka-ate talaga siya, na inanong niya talaga. Na kinausap niya talaga si Jenny, no? Para makinig kay Sophie, ganyan, makinig ng site. Alam niya nagbalik siya, pero kailangan intindihin niya din parang ganyan. Sa season 2 ba, ano ba yung parang issue memorable? Gusto mo? Hindi, tanong ko lang kasi natara sa ano eh, sa S3. Ngayon, talisay session, tapos pag-uwi sa management. Parang ako yun ah. True. Ay! So, kumain na ba kayo guys? Ano na ba yung next topic na nagagawin dyan? Sa Kumu challenge din ano, may pinagkaya ba sa season 2? Nag-iiba rin, ganun. Oo. Mas humirap. Kasi pressure eh. Oo. Tapos meron kasi, di ba, meron na kaming Kumu challenges na individual. Na sobrang, kumburo, sobrang hirap. Lalo pagka, for example, yung sa Dias, ganyan, syempre, di ba, mahirap siya. Kasi doon pa lang nga sa ano, nalaman ko yung sa card. Kasi kami na ganun na, yung pinag-ghost doon, yung parang nagbanggit na Kumu winners kami dalawa nila eh. Paano yung ginagawa nyo sa card? Yung parang ano yun? Ano yung buong 1 week? Nag-ano kayo ng cards? Tapos 1 hand lang yung sun? Oo. Yung mga dulo na, isang kamay na lang. Tapos kapag ka nahuli ka na ginamit mo yun. Yung labi nga rin, hindi counted yun. Muntik pa kami mapawid ni Level. Hindi ako kasi pinag-usapan. Kaya ngayon yung labi. Kasi sabi competitive nung lahat. Kaya parang, about may mali akong gun? Meron silang proof. May resibo, may mga sisitables. Huwag mong kakalabanan ng tao may resibo. May resibo ka ba? Wala. Hindi naman bumili sa 7-Eleven. sobrang hirap talaga na yung time na ako sa challenge ngayon. Sobrang ano pa nun. Kasi nga, may grupo na sila talaga yung nanalo. Pero ang ending, sila yung lowest. Kasi sa puro violations sa penalties. Doon din kami na ano, syempre, binigyan kami yung script ng papel. Eh. Nileo eh, kami magbabanggit eh. Hindi ko matuwa panalo na, kaso sobrang daming violations, sobrang disqualified. Talo pa, sila ano ata, kasi sila puting ata. Parang kasi hirap. Isipin mo yung effort na ginawa, gano'n yung... Ano yoga? Ay, grobe. Paano naman yun? Ano naman yun? Magpapost ka sa harap ng live. 24/7, naka-yoga post ka. May mga post na naka-squat ka, ganyan. 5 minutes kang gaganan, tapos babagsak ang kalanan. Yung season to, ang dami na yung mata, yung sa ano, billboard. Yung billboard lang? Oo. Sila so Jowa, dami. Sila Siling, si Ishi, Zaira. Di ba? Talaga mga competitive eh. Kasi siyempre sila. Ayaw talaga magpatalo. Sobrang competitive talaga ng lahat. Kasi nakikita nila na madaming lumalaban. Na halos lahat lumalaban. So, napapalaban ka rin. So, ikaw,
yun nga, yung parang maganda, halimbawa sa circle of friends, kung lahat kayo, competitive, ikaw, maging competitive ganyan. Kaya parang sabi na na, tell me your friends and I'll tell you who you are. True. Lang yun, tell me who are your friends and I'll tell you who you are. Parang mapapasama ka. Kaya dapat, sumasama ka sa mga friends good na. Good influence. Yes, may good influence sa'yo. Yes. Napasama ka sa ganyan, hindi ganyan na rin. It's important talaga that you choose your circle. Circle, yes. Yes. Importante yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, huwag ka nang pumili sa ganito. Hindi naman. Siyempre, pag ikaw naman taong marunong kang makisama, di ba? Kung ganito yung vibes nila, ayun, puro gago-gago dito, dito, mga good boy, di ba? Mga ganun. Yes. Pag-usapan nyo, yung mga naging love team ng S1. Okay, pag-usapan yeah. natin ay! Yung mga naging love team ng mga seasons. Yan. Okay, yung season 1, nagkaroon na Jerb. Sebi. Ay, Sebi pala. Si Jerb at Sebi. Ayun pala yung combination ng name nila. Nila. Alam niyo ako noon, nung sa Sebi ako noon, una, natutuwa ako talaga. Ako din. Kasi di ba, sobrang genuine ng pinapakita nun ni Jerby kay Celine. Lalo nung birthday niya. Birthday ni Chihuahua. Yung surprise ni Jerby kay Chihuahua. Ang grobe. Lahat-lahat kami na pa, ay, when kaya? Sobrang ano, talaga. Pero ako yung kumukuha ng donut niya, mga padala niya, di ba? Opo, di ba? Nung season 2 na lang. Si grabe yun. Tapos yun talaga, makikita mo talaga ng sobrang genuine ng pagmamahal ni Jerbs kay Jowa ko. Kaya nung time na yun, sabi ko, sige. Paano siya may jowa ko si ganun. Parang nakikita ko na kaya naman parang alagaan ni Jerbs na nasa loob ng bahay, ganun. Kasi, pero sinabi mo kay Jowa yun na, Jowa, ready ka ba? Ganun. Ready ka ba? Kasi, ba't mo sinabing ready ka ba? Bakit ano yung perspective mo kay Jerbs? Oo. Galing sa major heartbreak. Galing sa heartbreak si Jowa ko. Yun. Tapos si Jerbs, di ba parang may pinagdaanan si Jerbs dun sa past. Kung may mga issues siyang ganun. Sabi ko, ready ka ba na ganyan? Ano sagot niyo? Na pagka mag-breakdown si Jerbs, tapos ikaw yung sasandalan niya, kaya mo ba? Sabi ko, wala siyang sagot. Tapos, yung ganyan? Sandalan. Tapos, ayun. May score to. No. Ay. No. Ba, meron silang kumpuro noon. Meron silang usapan. Sinabi niya, content lang. Ganyan, ginaganyan niya kami. Ganyan. Ito tanda niya, pag nagbigay ako ng kape sa inyo, hulog na ako. Sabi niya, gano'n. Wow, si Kuturos, ganyan. Sabi niya, hindi na dinay siya pa rin talagang ganyan. Tapos one day, out of nowhere, inabutan niya kami ng kape. Sabi niya, ha? Ano to? Sabi niya. Tapos tingin na namin kape. Naputigil kami kasi yun ay sign. Yun ay sign na nahulog na siya. Kasi Jerbs talaga kami. Kasi siya nga yung binansagan ni Celine ng the man of surprises. Hindi siya nauubusan ng pakulo kay Celine nun. Kahit nung simula ng season 2. Lalo ngayon. Yung season 2 naman, simula ni Celine. Ha? Naka-love team. Season 2? Si Celine. Ano masabi sa sinin? Yan naman, wala talaga. Yung love team lang talaga yun. Love team. Content lang din yun. Content lang talaga. Kasi yun talaga pure content lang. Pure content. Ayun yung pure content. Sige, naging hearts. Pure content tayo na. And then, meron pa na una bago mabuo yung yung Esto na to. Ah. Bago mabuo yung Cardia. Merong di ba? Carl Lewis. Ito no offense, pero sa akin, pag tinignan sila, para sa akin, hindi sila. Sa personality pa lang eh. Parang magkaiba ng kumulus. Diba? Tsaka kasi, yung anak ko si Lewis kasi, bata pa yun eh, talaga. Wala talaga sa bayid pa rin siguro ng mga time na yun yung talaga makikipag-commit ka, gano'n. Tapos yung meron pang before si Carl at Mahalia, meron pang Benlia. Ay, oo, may Benlia ka mga naganap na, be. Si Kuya Ben talaga. Genuine talaga siya. Ito. Sobrang sincere talaga niya kay Mahal. Sobra, nakita naman ng lahat. Hanggang S2. Ba't hindi siya yung Hanggang season 2. Parang, alam pa rin siya, expressive pa. Ay, hanggang season 2. Hanggang pagpagulo na ng season 2. Sobrang expressive niya pa rin kahit na may Carlia. Kahit may Carlia, sinasabi niya. Grabe, mabait niya sobra si Ben. Sobra. Tapos, eto yun, early bird. Yung work niya. Sobra. Niya the best. Maga-maga yun. Oo. Pinakamaga. Siya na yung gising. Tapos, ayos. Babatingin niya na yung sa mga Kumu viewers. Good morning, guys. Ganyan. Sipag din mag-content nun. Oo.
Sipag sa report card. Ano, age reveal. Yun yan, yung mga reveal-reveal. Tapos iniikot niya. Yung content niya pa, pang masipag. Iikotin niya lahat. Oh, ano yung favorite mong color? Ano yung hirap kaya nun, di ba? Iikotin mo kasi kung kurus. Oh, sino ba yung love ng S? Siyempre, Carlia. Ay! Carlia. Na, ay, ang mga orange heart! Doon ang orange heart. Orange heart. Grabe, sobrang Carlia. Kung talagang ako talagang yan ako, kung kanino talaga akong love team, magpa-fan girl. Carlia. Carlia talaga. Hindi ko talaga alam kasi ano, meron talaga silang iba talaga yung spark, iba talaga yung sparkliness. Ang cute-cute nila. Tapos si Carl makikita mo, ang angas-angas, ang galing-galing sumayaw. Pag kinakaya, ganun siya. Ano eh? Naging ka lang, batang kawawa eh. Ang cute. Mami, mami, kayo na tayo. Sa live, ganun yung madalas. Tapos kapag kakanali ka, makain si Mahal niya, tapos hindi siya niyayin. Mami, nakakanguya ka, tsaka nakakalunok. Wow, nakakalunok si Mami. Kasi hindi niya kasabay, hindi siya kasabay. Hindi niya inaya. Ano, sabi ni Mahalia, hindi ka kuha tayo ng food mo doon, nalik ka na. Tapos ang ginagawa pa ni Mahalia kapag kami sa si Carl, sobrang alaga talaga. As in, para siyang girls, nagdadala pa yun ng bigit, nagtitrace na, inakit niya sa boy, so sinusubuhan niya talaga si Mahalia. Tapos may video pa nun si Twin sa TikTok, ito hindi makakalimutan. May sakit si Twin eh, pero si Mahalia may hosting nun. Tapos ang ginawa ni Mahalia bago siya mag-host, inakit niya pa din yung food ni Carl. Tapos sabi ni Mahalia, ubusin mo na yan, kainin mo na yan. Hindi ka ito masusubuhan na yung hosting ako. Sabi niya, tapos sabi ni Twinnie, tapos sabi ni Mahalia, sige, bilisan ko lang doon. Pagkatapos pupuntan kita dito, susubuhan ko. Ay, napan! Estrion nangyari yan? Oo, Estrion. Ang saya niyang panood yun, no? Sobra talaga. Sobrang genuine, sobrang totoo. Tingin niya sa akin. Meron pa. Ko kay Twin. Ha? Okay po yourself ko kay Twin. Oo, magkatulad nga kayo ng, ano, ng personality. Ang cute. Ang cute tingnan. Oh, maangas na maangas. Maangas, pero pagka sa kongkuro is tumitiklo. Ganun. Ay. Dako na tayo sa... Kung may orange shirt. Meron ding... Blue. Blue kayo, di ba? Blue hindi, ako lang talaga yung blue. Ako lang talaga yung blue hearts. Kasi favorite ko ang blue. So blue hearts ako. Tapos eh, pareho namin favorite yung blue. Kaya lang mag-jowa na sila eh. Ha? Yes! Yun, yung Dongli, yung ano, syempre, nung una-una, sobrang totoo naman talaga ni Dongs. Wala namang kongkoro doon. Wala ka talagang masasabi. Wala kang masasabi kayo doon. At saka pinaka-nagustuhan ko sa kanya, nung mag-jowa challenge sila ni Terry. Talagang nagpaalam siya. Pati kay mama ko, yung nagpaalam yan kay mama ko. Wala silang convo, wala silang kungkuro. Inano niya yung tinawagan, ay, minasin siya yung mama ko kung ano ganyan, nagjojowa challenge po. Kumbaga parang siyang vendetta din, no? Ganun. Ganun siya. And sinasabi ko naman yun, na nung time na yun, sobrang na-appreciate ko talaga siya. Na, ano, parang ang hirap lang na hindi mo na ibibigay yung same energy sa kanila. Na deserve naman bibigay. Dapat talaga. Hindi mo kasi mapipilit yung sarili mong gustuhin yung isang tao eh. Na hindi natuturuan talaga yung puso na magmahal. Kaya nga ako sinasabi ko, hindi ako naniniwala sa mga ideals eh. Kasi, for example, ako may gustong-gusto ako, nagat ko yung gusto ko, ganyan, dapat ganyan siya. Pero kapag ka talaga tinamaan ka kaya sa certain tao na meron talaga siyang certain factor na gina-give off, doon mo talaga maaano na, parang, ay, wala talagang pinipili yung love ko. Sabi ko nun, ano, magkaka-conquer, magkaka-gusto lang ako sa taong magaling kumanta, may alam sa music, ano, yung basta musically inclined, sumasayaw, talented, performer, yun talaga, kasi yun po ako, yun parang gusto ko, sabay kang nag-aaraw ng kanta, ng sayo, ganyan. Kaya ng music content, ganyan. Sa true, sabi ko, ganun lang magugustuhan ko. Parang natatahimik yung isa. Hindi nakikinig lang. Kasi walang kang usapang binagay. Hindi, walang tumugma. Pero, may ibang factor kasi si Terry, na para sa'yo, parang binrake mo yung rules mo for him. Parang oo, ganun. Sobra. Sobrang basag na basag yung concurs. Yung ideal type. Ano, wala. Yung ideal type ko, wala siya dun. Oh, eh bakit siya yung pinili? Ha? Ba't siya yung pinili mo? Ha? Over Doms.
sabihin na natin yan, talaga namang wala na naman talaga Domus. Turtle na. Bakit siya yung pinili mo? Kahit si Domus naman yung parang... Kung ideal mo yung nasasabi mo. Ideal. Performer si Domus. Kumakanta si Domus. Musically inclined si Domus. Sumasayaw si Domus. Lahat talaga siya yun, ha? Pero si Terry, nawala kahit isa doon hindi kumakanta. Hindi sumasayaw. Parang nadadunan mo dito. Hindi musically inclined. Pero yung puso mo nasa kanya, bakit? Anong puso? Ay, anong puso? Content mo nasa yung kanya? Content ko, oh, ka-content ko, collab team. Oh, bakit siya? Kasi diba hindi ka pwedeng dalawang collab team mo? Oh. Walang, eto. Wow, ang revelasyon. Yung totoo. Charis! Eto po, totoo. Wala ang pinili. Tumigil lang yung isa. Ano? Yun. Ano? Nung time na yun, nung time na pa-end na yung kungkuro, sinabihan ako ni Doms na liligawan niya ako sa labas. Ano, di naman sana nag-expect ako, pero yun yung nasa utak ko. Parang, hihintay naman ito. Kasi ganun siya eh, na-feature ko na talaga sa utak ko na kaya niyang gawin yun kasi dedicated siya. Alam niya sa sarili niya yung pinapakita niya at sinasabi niya sa akin yun. Binabokal niya sa akin yun. So parang ito ka, gusto niya ako. Low-key, nag-expect ka na. Baka humigil lang siya, naglaylo lang siya kasi nakikita niya na napalo kami ni Jay. Pero after nito, pag wala nang kasi hindi, sinasabi niya sa akin sa loob na ipuperso kita. So, Loki, naghintay ka? Hindi ako naghintay. Ano, parang nasa mindset ko lang, paglabas ko, baka ligawan niya ako. Parang ganun. Tapos, di ayun, hindi nga nangyari yun. Kasi nga, tumigil siya na parang syempre, parang ako din, hindi ko yun kaya na yung gusto ko, may collab team na iba, tas gano'n na parang pinapakita mo nga na parang gusto ko siyang collab team. Diba? Gano'n, yun naman talaga yung totoo. Parang yun na yung nakikita, yun na yung, huwag na natin i-sugarcoat na kung kurus pa na, yun kasi, ala, na ano lang ako na parang, yun kasi sinasabi niya sa akin na ipapresyon na ako, ganyan. Na parang off ka lang, ganyan. Na-off ako na parang, ano, parang sumuko siya agad. Is that a man of his words? Yes. Parang sumuko siya agad, ganun sa kungkuro niya. Ganun, kasi nung time na yon wala akong, hindi ko na, sabi hindi sa ko na. Si Terry daw ang pinili mo dahil sa sisi. So, ayun yung edge ni Terry. Si Terry hindi sumasayaw, hindi kumakanta, hindi musically inclined, hindi performer. Pero, magaling magluto ng sisi. So, ayun, yun yung parang naging, ano mo, naging power mo, naging edge. Kasi nung ano, nung time na yung inay. Pero, pwede mo bigyan na. Go, Kuya Ryan. Feeling ko, tawa, tingin ko lang. Feeling, may mga moments yung scenario ni Celta. Feeling ko, nung una kasi nakita ko, walang chance ito. Honest opinion. Kita sa go. Sobrang green flag ni Dom. Pero alam kong wala siya ni chance. As in zero. Pero nung may time, nung mga time na patapos yung or paano yung season, parang nakita ko, parang hindi nagkakaroon ng chance ng konti. True. Ng konti. Pero feeling ko, pag nag-honest this season, kung nagsabay si Doms saka si Terry, kahit anong akin lang to kahit anong gawin ni Doms, di ba na? Bakit? Yung tingin ko. Sinabi ko yun kay Terry. Ay, yung tingin ko. Oo, kahit anong gawin ni Doms, kasi feeling ko na, sure ako. Alam din ni Terry yun. Ako sa lang sinasabi ko sa kanya, sabi ko, kahit anong gawin ni Doms, kahit na sobrang green flag niya, kahit na grabe ka niya i-pursue, sobrang sincere, hindi mo makikita yun kasi sa iba ka nakatingin. Exactly. Yung sinabi ko sa kanya. Kahit na gumawa ng 100 si Doms, si Doms, may gawing 2 ng si Terry. Si Terry pa rin yung pipili. Mas pakikita mo yung dalawang ginawa ni Terry sa 100 ginawa ni Doms kasi kay Terry ka nakatingin. Ano meron sa akin? Ano, yung time nung season 3 talaga, season 2 talaga. Wala yung alam ko kay Terry content na parang pag pagtapos nito wala na to. Ganun. Actually, wala, hindi talaga ako nag-expect. Ako may kwento, may splok na rin ako. Hindi din expect ko. Akala sa iniisip ko, sabi ko pagkatapos nitong season 2 wala na to Terry. Kaya nagulat ako sa lang talaga sila naging okay nung after. Sila lumalakas, parang doon nagpatok yung turtle eh. Doon nag-boom. Ano yung splok mo? Hindi, kasi si Doms, isa rin sa malapit sa akin. So, di ba parang
malamang pag-iisipin ng tao, hindi ba nag-a-acquired ng itong dalawang to? Mas kinilig niyo ako sa love team nila nito. Di ba awkward kilos sa amin? Kasi parang may isang tao si Terry, tapos kami parehas namin siyang parang, ano? Pinapursue. Love team. Love team. Ganyan. Parehan lang ang gusto. Pero si Dom sa nagpapursue sa akin. Pero ikaw wala kang ginagawa. That time, ito may explanation ako, di niya pag-explain. Siyempre, ano lang, kaka-break lang ako, mm-hmm. Diba? So, siyempre, baka isipin ito, yung Terry, baka ano, break lang ako. Alam mo yun, parang sasabi sa akin, di mo na nakamubo, wala mo lang ganyan-ganyan. So, ayoko rin naman madamay si Terry that time na, ano, baka sabihin pa ng, pinagaw, eh, kabit, Sir ganyan. Napapangiti na lang si Sir JV. Sir JV, ba't yun napapangiti? Tinatas niya yung water. Kasi kakatapos, alam naman natin kakatapos. Hindi, yun na nga yun, rectay na natin. Bakit, syempre, yun na nga, doon na lahat kayo doon. Parang, ayun, ba't parang sa love team ako pa rin. Mm. Yung parang, inano mo. Gusto mo rin si Terry. Hindi guys, ano, ito totoo lang, honestly. Ako rin kasi that time, ayoko rin. Okay. Ayoko rin, self-love muna, hinto muna ako, ganyan. Ayoko talaga. Alam mo yung tipong, ito, totoo lang ha, sa loob ng talk, mas, ngunit sa isang araw, siguro ano, yung pinakapansinan namin ni Telly, tinginan lang. Oo, wala. Hindi ka talaga mo nag-uusap. Ano, paglalapin, magkakolab, nahihiya-hiya pa. Hindi. Noong last 2 weeks natin, ganun pa rin kayo? Last two weeks, doon na medyo nag-ano, nagkukunturus na. Ako, isa nga ako sa ano yun, pumupush kay Doms na parang, Doms, gumawin mo, ganyan. Oo, yun pala yung ano, yung isang factor na Doms, kung bakit, parang hindi niya tinuloy. Kasi, parang, ayun, sinabi ni Terry na paglabas, oo, igaw mo yan, igaw mo yan, magustuhan ka niyan, Terry niyan, hindi, wala akong gusto dyan. Walang, hindi content lang, parang ganun. Sinabi ni Terry. Sinasabi ni Terry yan kay Doms. Eh di si Doms, parang ganun na nga ganun pala. Tapos yung bilang parang paglabas. Ano, ganun. So yun, kaya neto lang sinabi ako ni Doms. Kinaya mo mga sinabi mo, ano? Sabi ko rin sa inyo, kanaya mo rin mga ganito, sinabi. Sa Talisay po, Talisay. Sa Talisay. Nag-uusap kami tatlong ganyan, tapos biglang, ano? Na-open yung topic na ganun. Pinag-uusapan nila, nasa... Bakit nila pinag-uusapan yun? Nandito ako. Parang ganun, tapos yung sinabi. Intensyon. Sobra! True. Kaya tatlo lang kami tapos nandun sa part na. Meron binitawa si Doms na. Ano mga sinasabi? Meron sinabi yung si Doms. Basta yung ganun yung parang ano na, serious moment. Serious moment. Parang dali nag-uusap kami heart to heart. Yung parang ano ba talaga. Alam mo, nandun na si Terry sa muko na nga nag-uko. Ayun, nag-uusapan sa amin. Alam mo, Terry, maganda pag-usapan to para malinis din ko baga. Kasi parang nawalala lang parang bila. Kasi parang nagkatanong ako. Si Doms. Galit ka ba sa akin? Ganyan. Parang ano niya na... Si Doms, bigla niya na open. Kasi sa amin kung may nag-away ba kayo ng sobra na. Yung parang nag-away ba kayo ng ano, parang malala, ganun. Tapos... Nanong ni Doms kayo hindi, doon ba? Hindi, may nagtanong sa amin. Si Rachel ata. Tapos tinanong sa amin, well, hindi pa. Hindi pa, sabi mo. Tapos sabi niya, kaming tatlo meron na, sabi niya. Oo. Kasi yun na doon na nagsimula. Tapos may sinabi si Doms doon na, kinain mo yung mga sinabi mo, ano? Sinabi niya kayo kaya. Ano sabi mo? Sabi ko, ikaw din kailangan yung sinabi mo, ganun. Tapos nag-uusap-usap na kami, tapos nandun na sa point, ba't sinabi na ni Telly na, ba't doon pa pinag-uusapan yan? Nag-walkout siya. Hindi, dalawa lang kami ni Dom sa tira doon. Dalawa lang kami ni Dom sa tira doon. Hindi ako nag-walkout, kalimutan. Basta nag-uusap, nakalimutan ko na yung pinag-uusapan, pero alam ko yun. Makakalimutin lang talaga ako. So, ala, bati-bati. Ayun, parang, ano lang, parang na-open na yung mga nararamdaman na, yung kunyari, Dom, siya galit ka ba talaga sa akin? Na ano ba, nakaramdam ka ng pinlastic kita, ganun, tinrider kita, mga ganunan. Oo, ano sabi niya sa'yo? Ay, open, oh, meron, syempre, ganyan. Tapos tiyan ako pa, dumating ba sa point na parang, ang sakit siya, kasi parang, di ba, pagdating kasi, aminin natin sa loob ng toka. Kasi, kunyari, may ganap, may kumo challenge, laging turtle, ano yung nararamdaman ni Dom, di ba? Actually, di ba? Parang, for turtle, eh, may domly din naman that time. And ano rin? Honestly, feeling ko, hindi ako sure, pero feeling ko kaya rin di tinuloy ni Doms. Kasi feeling ko naramdaman niya na si Terry talaga ang gusto mo. Kasi parang ako, nagtulito ko ba? Pag nakikita ko, paano ka kinikilig kay Terry, parang zero chance. Si Terry, ako hindi ko masisisi daw si Doms eh. Kasi nakita niya eh kung paano ka kay Terry, paano ka sa kanya. Kumbaga parang sabi ni Doms, kahit gano'ng kapasaya eh, never ko makikita kung paano ka kasaya. Oo.
parang ganun. Kasi hindi mo siya masisisin. Kasi yung goal naman nito, mas para... Wes, hindi, wala po ang ano, gusto ko din yun yung na parang nagtigil siya. Kasi yun, nakikita ko na nga din po yun na yun yung magiging choice ko. Gusto mo tumigil parang, siya kasi parang, hindi, alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya ibigay yung energy na gusto niya. Sinasabi ko sa yun. Oh. Sinabi sa akin ni Terry Balls na ano, na... Terry? Terry Balls na ano, na parang, ay gusto niya nang patigilin si Doms kasi ano, Doms deserves better. Mm. Yeah. Nasa isip ko, why you can't be the one better ganun para sa kanya or the best para sa kanya. Doon ko na ano na hindi talaga siguro talaga gusto ni Terrible si Doms that time na ano. Kasi kung ako yun, for example, meron akong gusto, kunwari pinapurso ako. Ang gagawin ko noon, para magiging yun yung the best kasi yun yung deserve nun eh. Pero dahil hindi mo nga kaya, dahil hindi mo nga siya gusto, kapag mas pipiliin mo na lang na ibigay siya sa iba. Doon sa ibang kasi nga, parang hindi niya deserve yung ganun. Parang best siya eh. Uh-huh. Kailangan, mag-deserve niya ang best din. Uh-huh. Hindi yung, kasi laging ganti tanong pagka ba't hindi ka ba best? Na, para sa kanya. Oo, para sa kanya. Para sa kanya? Kasi nga, para sa kanya. Para sa kanya. Wes. Ay, diba? Ay, nasabi ko. Wait, tanong mo, anong sinagot mo dati nung tinanong ka namin? Sinong pipiliin mo? Yung mahal mo o... Ah, yun po, yung sasabihin ko ngayon. Mahal, yung pipiliin ko is yung mahal ko. Kasi po, kung pipiliin mo yung mahal ka, selfish ka. Kasi po, parang minahal mo lang siya kasi mahal ka. Di ba may nauso nga ngayon na, but ano, pagka sinabihin kita ng I love you, dapat hindi I love you to yung sagot mo ah. Kasi bakit? Mahal mo lang ako dahil mahal kita. Si Kuting. Di ba? Di ba sinabi ni Kuting yun eh? Wes, hindi ganun. Sabi ko, ang lagi kong sinasabi nun is yung mahal. Mahal ko. Kasi, yung ano, yung mahal ka, kung pipiliin mo lang yung mahal ka, wala. You have a point there, but when you said na it's selfish kapag pinili mo yung mahal ka, it's also selfish kapag pinili mo yung mahal mo. Kasi hindi rin naman sure kung mahal ka ba yung mahal mo. Isn't that selfish? Para sa akin po, mas selfish yung mas kung pipiliin mo yung mahal ka. Kasi, hindi mo po maibibigay sa kanya yung deserve niya eh. Parang, okay, dito ako kasi alam ko, mabibigay niya sa akin yung kailangan ko. Mabibigay niya sa akin mahal na mahal niya ako, di niya ako iiwan. Kahit anong gawin ko, papatawarin ako na ito. Kahit anong kukurahin ko, gusto niya ako, gustong-gusto niya ako, ganun. Pero ikaw, parang anytime, pwede ka kang lumingon dun. Kasi, That's on being selfless. Oh, that's being selfless. Kasi ako kaya Ray, nakikigets ko si Teddy. Kapag pinili mo yung mahal ka, ang mangyayari doon, dahil pinili mo siya dahil alam mo sa relationship, receive ka lang ng receive. Opo, receive lang, walang give. Wala kang give. Pero kapag pinili mo yung mahal mo, magigive ko lang na magigive. Parang at the same time, okay ka, masaya ka dahil ginagawa mo yun, hindi dahil gusto mo nang mabalik. Okay. Pero yung perspective niya, parang ganun. Ikaw yung naaagol. Paano naman kung siya naman yung hindi makabalik, mag-give back para sa'yo, di ba? Pero at least naibigay mo yung... Naibigay mo yung... Tsaka ako kasi, sinabi ko nga, pipili ko na talaga yung mahal ko kasi nga, iba yung satisfaction na nabibigay sa akin kapag ka, ano eh, pagka yung mahal ko, napapasaya ko. Si Ali noon, pinaporsyon ko na to sa live dati. Si Ali kasi, alam niyo naman straight yun eh. Straight talaga siya. Season 1 straight siya. Doon kami next season 1. Sinabihan ko siya na, uy, huwag ka mag-pressure ah. Hindi mo kailangan nila-subscribe yung mga ginagawa ko. Ginagawa ko to dahil gusto ko to, dahil gusto ko ta. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto ko ibalik mo to sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi kita pinipressure, sabi ko walang gano'n. Kaya ayun talaga, doon ko talaga napatunayan na ano, na yung love talaga, it can always be selfless. Yes. And at the same time, nasa-satisfy ka pa din, na masaya ka pa din kasi gusto mo yung ginagawa mo at gusto ng puso mo yung ginagawa mo. Next naman! Okay. Next naman na pinaka naging maingay patok na patok nung season 2, si Ward and si Angge. Baano ba ang tawagin na ano? Ay ako eh. Hindi, pass naman na yun. Season 2, Ward and Angge. Ward and Angge. Yan. Yun talaga, nakita ko sa kanila kasi, That time nga, parang ang nangyari nun ay parang... Disclaimer lang ha, tapos na to ha. Baka mamaya may makarating sa mga idol niya na ito nun. Hindi namin pinapromote dito ang ganun ha. Kasi nirespeto namin silang dalawa. Kaibigan namin sila individually. Si Ward napakalapit din sa akin niya kasi before talk pa may...
ano yung friends na ganun. So kayo, ano yung sasabi niyo sa work day? Ah, tsaka si Ward, tsaka si Angge. Nakikita ko talaga sila na, na ano, sobrang sweet. Kahit nung 24-7 nakikita nila yun si Angge. Sobrang clingy talaga nun kay Ward. Ganyan. At tsaka kahit off-cam nun, kung nasan si Ward, hatak-hatak niya si Angge. Pupunta sila ng kitchen, sabay sila, dalawa sila. Kahit off-cam yun ha, wala ka walang camera nun. Makikita mo sila ganun sila. Ayun. May time pa ka na dumatating ko na parang ako yung ano eh, yung pa-epal sa kanilang dalawa. Kasi syempre ano eh, madalas kaming mag-collab-collab di Angge pagdating sa Kumu live. Ay, wait ba, nag-freestyle. Tapos ganyan, nagbabanatan. Tapos maya-maya dadating si Ward, kaya patuloy mo ulo mo, be, mga ganun. Ang cute nga rin. Tapos nalungkot lang ako nung ano, nung mga times na padulo na lang, hindi na sila nagpapansinan. Pero di ba naayos naman sila nung sasanto na end. Nung paano, nung hindi sila nagpapansinan, no, nalungkot ako. Parang hinahanap-hanap ko yung clingy na sila sa isa't isa. Yung nakayakap dito, yung kahit saan mapunta si Ward, yakap ni Angge, nakaganon siya. Talagang ang cute-cute nila nun. Hinanap ko lang yun, parang na-miss ko. Sinasabi ko ka kay Angge nun, na-miss ko na yung ano. Miss mo na? Yung ganun. Anong miss ko na? Yung sabi, parang na-miss mo. Na-miss ko yung ano. Ayun nga, yung Ward. Angge. Ako na action. Kasi nung, ito lalo nung season 3, talagang hindi sila okay. Alam naman ang lahat yun, bago pa lang mag-start yung season 3, talaga sila okay. Nung nanonood kami ng ano nun eh, bottom 4 send home nun. Bottom 4 nun si Ward. Tapos pinalabas dun sa screen yung send home niyang, ang send home niyang ginon si Ward. Naiyak ako nun. Naiyak talaga ako. Kasi nakita ko nun si Sento kung paano nila i-campaign at i-save yung isa't isa kapag ka nababottom 4 yung isa. May time na sabay silang nabottom 4 pero ang kina-campaign ni Ward nun si Angge, ang kina-campaign ni Angge si Ward. Parang ganas, parang naano ko na, shucks. Sabi ko, ano yung nangyayari? Parang doon nagsitin sa akin na, ala, kapag ganito na sila ngayon. Di ba dati ganito kayo? Dati ko naglalaban niya yung isa't isa. But it happens kasi. Yan, yeah. Season 2 na yun. So ngayon, syempre season 3 meron ng Anggil. Itong Anggil naman yung parang naging talagang big ano eh. Parang ano ni Anggil. Doon niya kasi na, nagtatrabaho sila. As in, alam niyo naman, syempre, as couple, nagkaano sila. Tapos, at the same time, masaya silang dalawa sa ginagawa nila. And si Angge, ako, sa side ko, ano si Angge, deserve na deserve niya yung happiness na naramdaman niya ngayon from Putoy. And of course, si Putoy din. So, oh, Putoy. So, nakikita ko sila, as in, sobrang sincere ng dalawa. At saka si Putoy sobrang bait talaga. Nakikita mo rin na ano niya si Angge, na mahal niya si Angge. Tapos ang saya kasi yun nga, si Angge, na nakukuha niya na yung love talaga. Saka yung sinabi ko sa kanya nun eh, yung nagkita kami nun, basta sa MOA, basta ganun nagkita kami. Nung nag-MOA tayo kay Aray, di ba kasama yung Angge nun? Kasama po yung Angge nun, tapos sabi ko, happy ka, Angge, sabi niya. Mm-mm. Saka makikita mo kay Angge na happy siya. Doon nag-sink in sa akin na parang yung pagpa-part ways ng friendship ni Ward and ni Angge, para naging blessing in disguise. Kasi after that, after nung paghiwalay si Ward, nakita niya na kaya niya mag-isa, mag-stand alone. Nagkaroon siya ng single. Yung challenges. Ang lakas-lakas niya. Si Ward. Diba? Nakakita mo na. Kumbaga parang, mas nakita natin si Ward mag-shine alone. Mm-hmm. At the same time, si Angge, na ano, na nakahanap na siya ng genuine love na ma-reciprocate. Yung love niya, the best na deserve niya, diba? Oo, sobrang saya niya. Tapos makikita mo na lahat ng ginagawa niya, alam mong gusto ng puso niya, gano'n, na masayang-masaya. Hindi, wala yung pilit, gano'n. So yun, blessing. Pero gusto malaman yung sino ba yung parang, siyempre, una, wala pa yan eh. Yung unang pagpasok ng Gail, tsaka Angge. Para sino yung parang unang lumapit, yun, ang nag-approach. Si Angge. Crush na ni Angge, si Gail, 2019 pa lang yan. Kasi nakita lang sa Twitter. 2019 pa lang, crush na ni Angge. Tinanong ko yan sila. Ipin mo yung crush mo, no? Ngayon, ano mo na? Sabi mo na umangat? Angge, sino ba unang na-fall? Sabi, at sagot sa akin, Angge, eto mismo ha, quote-unquote, sabi niya, I fell first, but she fell hard. Wow! Yun yung sinabi talaga sa akin ni Angge. Sige, sabi nun? Si Angge, tinanong ko sila eh. She fell hard. Wow! For the kit naman ng ano? Tsaka, eto ha, si Gail straight din yun. Bago sila maging ano niya, straight din. Kaya Luigi, proud din ako sa'yo. Nabalik mo yan. Si ano, si Gay? Never pa siyang nagkakukul na. Uy! Grabe. Grabe ang dating niya ang Gay. Siya true.
Okay, meron for the blind item na naman. Blind item ulit. Ah, so syempre bago tayong magpaalam, mag-closing, sino itong content creator? Nawarak, nawarak nung nag-secret bar at may pa-reveal ng tutut! May pa-reveal? Hala! Totoo ba? Sino yun? Sino yun? Ang video. Parang kita ko sa body at saka sa otan na. Let's see guys, abangan natin sabay-sabay tayo manood. Ano pa panoorin nila kami hindi pa late pa. Oh my god. Sumakita. But pinakita yung tooth be. Tingin. Pakita dito. Ay no, may nag-comment no. Ay hindi dalawa. Sinet, sinet. Tingnan kita mapakita. Wait lang guys, waiting lang tayo kasi late yung live dito. Sa video. Ay! Ang bilis. Kilala ko na. Ba't nagpakita ka na? Naranaw mo rin yung pinag-usapan tayo. Ay! Alam niyo halata. Hinubad pala talaga yun. Hinubad lahat. Is after yun, parang kumunta ako sa room. May secret bar yun. Ba't yan nagkukongkoro? Kahit sobrang lasing ako, hindi ako ganun eh. Diba? Okay. Okay, ayun guys. Hindi ganun. Sa swimming pool. Ay, hindi ako lasing nagagawa. Diyan, charot. Labas natin sa Friday. Ay, naka-Sir Joey, video ko lang eh. So, ayun guys, dito lang nga tayo nagtatapos. Yes, sobrang sad na. Kung hanggang dito, simula kanina hanggang dito na panood niya. Maraming salamat sa inyo. Maraming kayo nindindihan. Hindi yung papaalam pa tayo. Huwag nyo lang iniwan, babe. Sarap kasi ng home sweet. Oo, ang saya kasi ng sobrang comfortable kasi mga kakulog. Hindi nga papaalam na I'm Terry. I'm Terry, Tanya. And I'm RC. And we are... Uy, wala tayong... Ay, wala. Kasi may Sharklin eh. Sharklin ba yun? So, ayun guys. Gusto namin mag-thank you sa Home Sweet sa aming napaka-comfortable. Yes, sobrang naman talagang comfortable. Kaya mga ka-Home Sweet, kung gusto nyo rin ang ganito kagandang furniture sa inyong mga bahay, feel free to visit and message any of their social media accounts. And always remember na mapapanood kami ng Monday to Friday. Yes, kaya follow nyo na ang Dawes of Collab sa Facebook page. Dawes of Collab YouTube channel sa FNC Twitch. Kasi dyan nyo kami mapapanood every 2 p.m. 8 p.m. and after dark na 11:30 to bukas morning show. Ayun, may morning show si Terry Mo. Ay, ako pala bukas guys for the luto tayo ng kunturuho sabang nagla-liveables, di ba? Wow. Bitin ko na nagko-comment sila bitin. Bibitin ka tuloy tayo bukas. Kaya guys, kung hindi pa kayo na-follow, follow nyo na. Yeah. And kung mayroon kayong tanong, pwede nyo i-message us. Email us at fairfaxnetworkchannel@gmail.com. And yes guys, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit, kita-kita ulit. Follow nyo ako guys sa TikTok, sa YouTube, and sa Facebook ko lahat. Yes, and YouTube, TikTok, kung 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 kung. Follow nyo na, bye-bye, love you all. And Shark, please guys, thank you. Sharkables. Treat yourself to quality, free online food contents that will feature admired and up-and-coming social media stars. Doing everyone's favorite food blogs, hauls, live selling, all done in a sprightly Pinoy style content na aabangan araw-araw. Get to know what's trending, what's hot, and what's the latest in food. And more under one lifestyle and live stream online channel, Fairfax Network Channel or FNC. Created to house theme food episodes and other hot topics and contents. Siguradong tatambay ka sa Fairfax Network Channel para abangan ang mga trending food, restos, mukbang, food hacks, and cooking shows. FNC will offer daily shows to nourish your online viewing habits. Gina dito kung saan at home ka online with Fairfax Network Channel on the House of Collab YouTube channel.